dream. We were ordering some treats. You said it would be alright. I tried to stop you asking why. You started out to face it. My heart went off like crazy. You placed your arms on my head. We fell into my small bed. You started out to face it. My heart went off like crazy.
Magandang umaga sa inyo lahat. Good morning and welcome sa ating ikalabing tatlong session ng Kuwentong Biblia, an integrated approach to sacred scriptures. Ngayong umaga ang ating topic ay ang Gospel ni Matthew, no? Pero bago tayo magsimula, ay gusto ko munang tawagan ang ating kasamahan na magiging moderator ngayong umaga na walang iba kundi si Dr. Milo Lial. Okay, para pasimulan ang ating pagtitipon ngayong umaga. Dr. Milo? Mute po kayo. Dr. Milo, nakamute ka. Sama-sama po tayong manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, kami po ay tauspusong nagpapasalamat sa araw na ito upang sama-sama kaming mag-aral at isabuhay ang inyong banal na salita. Gabayan ninyo kami at bigyan ng lakas ng loob upang malampasan namin ang mga pagsubok na aming haharapin sa aming buhay at sa pag-aaral. Bigyan niyo kami ng dagdag na kaalaman upang nang sa gayon ay maintindihan namin ang inyong mga banal na salita. Bigyan ninyo kami ng pagkakataon na may tama ang aming maling nagawa. Hinihiling po namin na maging bukas ang aming mga puso at isipan na tanggapin at isabuhay ang inyong mga salita. Naway ang pagpapala mo, Panginoon, at ang iyong magandang kalooban ay aming makamtan. Ang lahat po ng mga ito ay aming dinadalangin sa ngalan ng anak mong si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po. Amen. Magandang umaga. Maraming salamat. Okay. Maraming salamat sa ating nag-lead ng prayer ngayong umagang ito, Dr. Milo Lial. No, let me share my screen. Paki-share ko lang yung screen ko para sa introduction ng ating speaker ngayong umaga. At pero bago ko introduce niyo ang ating tagapagsalita ngayong umaga, gusto ko munang balikan yung mga highlights ng ating kaganapan nung huling pagtitipon na pinamunuan ng ating speaker na si Father Georgie, no? Si Father Georgie. Yung kwentong Biblia natin nung nakaraang sesyon ay tungkol at napapatungkol sa Ebanghelyo ni San Marco. At napakaganda ng talakayan natin na pinamunuan ng ating Father Georgie, no? Ang sabi ni Father, ang unang tanong sabi niya, paano basahin ang 16 na chapters ng Ebanghelyo ni San Mateo? At ito ay napakahalaga at binigyan niya ng emphasis yung salitang babasahin, no? Yung pagbabasa. At napakahalaga kung paano basahin ito. At ang tanong nga ay, Father, kung magkakaroon tayo ng pagbabasa, mga ilang oras kaya babasahin to? Sabi ni Father, kung maalala ninyo, kung hindi tayo mag-Facebook o magagawa ng iba, dire-diretso lang, sa 2 oras matatapos na natin itong basahin. Pero ayan, may 3 bahagi ang Ebanghelyo ni San Marco na kanyang ibinahagi sa atin. Yung una, yung kaganapan sa Galilea. Ang pangalawa, yung kaganapan sa papuntang Jerusalem. At yung nasa Jerusalem na si Jesus. Pero ang pinaka-tanong sa buong Ebanghelyo ay malalaman ba natin, okay? Paano natin o makikilala ba natin ang Mesiya sa Ebanghelyo ni San Marco? At yun ang binigyan diin, kung maalala ninyo, ni Father Georgie sa kanyang pagbabahagi. Sa unang bahagi, sabi niya, ayan, ang sinasabi rito ay ang pagpapahayag ng Diyos about tungkol kay Kristo sa kabanata 1 hanggang 8. Ikaw ang
ang minamahal kong anak. Yan ang pagbabahagi doon sa unang chapters na yon, no? At yung pangalawang chapter, yung pangalawang bahagi sa chapter 8 hanggang chapter 10 ay yung confirmation na ito ang pinakamamahal kong anak. At yung pangatlong bahagi ay nagmula sa isang hindi naman tagasunod pero nagpapatunay na sinasabi na tunay ngang siya ang anak ng Diyos. So ito yung mga tatlong bahagi. At tayo ko nang balikan yan kasi naipahagi naman sa atin yan na, ano, na maigi at maganda ang pagpapahayag yan ni Father Georgie. Ang binigyan lang yan ng emphasis ay hindi siya nakilala ng mga sumusunod sa kanya. Mahabang proseso ang pinagdaanan nila bago nila matanggap na at makita at makilala si Jesus. At ang nakakatawa pa rito, ang very ironic ay ang sinasabi ni Father Georgie na yung mga hindi mga demonyo ay nakakakilala kay Jesus pero hindi sila pwedeng magpahayag dahil dun sa karanasan na dapat danasin ng bawat tagasunod ni Kristo. Okay, more of that at maraming bagay siyang naibahagi doon. At ang pangalawang slide na gusto kong ano ay gusto ko nang ipakilala sa inyo para mabigyan na natin kaagad ng bigyan ng importansya yung topic natin sa araw na to, yung Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Okay? Ang ating tagabahagi ay napakapalad po natin ngayon kasi ang ating tagabahagi ngayong araw na to ay isang doktor ng teolohiya, a PhD in theology at PhD rin sa sacred theology. Okay, sa sacred theology. Siya po ay graduate ng sa Louvain University Faculty of Theology and Religious Studies sa Catholic University of Louvain. Ang naging promoter po niya nung kaya siya nag-aaral doon at gusto ko lang pong i-emphasize ito ay si Professor Dr. Raymond Beringer. No? Si Beringer kasi, si Professor Raymond Beringer ay nagpasimuno sila ng isang uri ng pagbabasa ng Biblia na ang tinatawag natin ay normativity of the future. At yan sa tingin ko ay maibabahagi sa atin later on ng ating tagapagsalita. At maraming pinag-aralan ng ating tagapagsalita ngayon, no? Kung makikita nyo dun sa screen na sinishare ko ngayon, yan lahat yung kanyang ano, at hindi lang basta-basta po kasi sa sacred theology, licentiate siya, at magna cum laude po. At tapos masters in advanced studies in theology and religion, summa cum laude lang naman po ang ating speaker ngayon, no? So nung 2005, naging summa cum laude rin siya sa degree na religious studies sa sacred theology and bachelor of sacred theology. Tapos nagkaroon din siya ng Masters of Arts in Religious Studies, graduate in this with distinct. Ano. Tingnan po natin yung kanyang mga influences. Yun ang gusto kong makita natin. Kasi kung iisa-isahin ko lahat ng kanya natapos, baka hindi tayo matapos sa araw na to. Pero ang pinakamahalaga po ay yung mga influences ng mga tao sa kanya at kung paano siya nahubog sa pagbabasa at pag-i-interpret ng exegesis ng ating Biblia. Okay? So, yan po. Yung marami na po siyang naisulat, mga libro, mga artikulo, i-surf lang natin later on. Makikita natin yan. Napakarami yan po sa ating online na sources at mga printed materials. Hindi ko na rin po kayang basahin lahat yan. Nandyan po lahat yung kanyang mga nasulat. No? So, sa kasalukuyan po ay siya po ay isang professor sa De La Salle University at sa I am so fortunate, no, na naging bahagi rin ako sa mga classes niya sa mga sacred scriptures at ang isang bagay po na ipinagpapasalamat ko ay siya po ang chairperson sa panel ko sa aking pag-aaral at pagsusuri ng aking research ngayon sa dissertation ko. No? Siya ay isa ring professor ng Theology at Religious Education sa Louvain University sa Belgium po, na kung saan siya ay nagtapos. So wala, without much ado, gusto kong ipakilala sa inyo sa Kuwentong Biblia ngayong umaga ang ating speaker, Dr. Marilu
Marilu S. Ibita, PhD. Okay, maraming salamat. Let's welcome Dr. Malu. Doc Malu, okay, please. Maraming salamat, Rico. Nako, pinahaba mo pa. Pwedeng maikli. Salamat. Ito po, diretso na po tayo sa pag-uusapan natin. Kaya mag-share screen na po ako kasi nataon po na tayo nakaharap sa pinakamahabang ebanghelyo. Kaya, ayan. Nakikita niyo na po ba ang aking PowerPoint? Yes po. Okay na ba? Naka-full screen na po ba ako? Yes po. Ayan. So, magandang umaga sa lahat. Shout out sa mga katikista kasi sabi nila itong ating pag-aaralang ebanghelyo talagang parang katikista si San Mateo kasi ang kanyang outline napakaganda. Makikita po natin yan sa mga susunod na mga slides. So shout out din sa mga nasa parokya ng San Mateo o yung mga taga San Mateo, kung may mga taga San Mateo dito o yung mga mayroong espesyal na debosyon kay San Mateo. Okay, so yan po ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Okay. Ito pong ating pag-aaral sa araw na ito, gagamitan po natin siya kasi yung ginawa ni Father Joji at pasasalamat kay Father Joji sa pag-imbita sa atin na makapag-share sa araw na ito. Sana kung nanonood man siya, salamat at dapat din po kasi siyang may pagtuunan ng pansin. Kaya tumutulong po tayo ngayon. So, ano po ang gagamitin natin sa pag-aaral? Gagamitan po natin ito ng historical na pamamaraan at pampanitikan. Yung historical po, makikita nyo gagamit tayo ng mga mapa, mayroong sampo ng lumang pera, may mga ilang larawan para makatulong sa pag-aaral at sa pagtuturo ninyo bilang mga katikista. Sa pampanitikan naman po, bibigyan ko kayo ng mga tips ng pagbabasa ng teksto ng Ebanghelyo ni San Mateo. Titingin tayo ng isang pagbabalangkas ng buong Ebanghelyo at ganun din, pagkilatis ng mga tauhan. Pero sa haba po ako nagbibigay ng sharing sa inyo, ang gagamitin ko po ay Taglish. Kasi mas sanay po ako doon. Kasi kung hindi, baka mahirap po sa akin na idiretso ng Tagalog. Kasi ang karamihan ng mga material nasa English at hindi ganun kadaling i-translate sa Pilipino. Kung hindi, ilalagay mo siguro sa Pilipino na transcription, no? Kahit na English yung pag nababasa natin pero isusulat ng Pilipino. Pero na-realize ko rin po kasi na habang sinusubaybayan natin itong kwentong Biblia, naku, kung saan-saan pong bahagi ng bansa ang ating mga kalahok. Meron pa nga mga taga-ibang bansa. Kaya sa palagay ko, baka mas madali na itong palasak na pagsasalita na lamang ang gagawin natin kesa dun sa tanging Tagalog lamang. Kasi alam ko na may mga taga Pangasinan, may mga taga up north, Isabela, o taga south, may mga nakikita akong mga taga Mindanao at Visaya. So, baka mas mainam po na itataglish ko siya kasi para din naman maging mahirap para dun sa mga hindi taal na Tagalog magsalita. Okay po? So, ganun din po, kung titingnan natin, ito ay patikim lamang, ito ay panimula lamang. So kung gusto nyo pa pong matutunan ng mas madami, makikita nyo lagi paulit-ulit sa panghuling bahagi nitong kwentong Biblia, may mga paanyaya ng scholarship. So pwede nyo pong tingnan yon at may mga seminar din na dagdag na pwedeng makatulong lalo sa inyong pag-aaral. Okay? So, meron na po ba kayong Biblia na hawak? Okay? So, pwede kayong, kung ano man po yung hawak ninyo na Biblia, so, pwede yung, meron ako dito ng Greek-English Bible, at saka meron ng Pinoy version, at meron pang iba, at mamaya papakita ko din sa inyo yung online na pwede ninyong magamit para mas madali ang buhay katekista. Okay po? So, pagka po tinignan natin itong unang araw na pinapakita ko sa inyo, ito po ay pagpapaalala lamang
na yung pong ating Biblia, unang-una, wala tayong kopya ng sinulat mismo, yung pinaka-original, wala po. Ang meron lang tayo ay kopya ng mga kopya ng mga kopya. Ganun pa man, makikita natin na para sa ating, para kay Jesus at sa mga naunang mga tagasunod ni Jesus, ang Biblia nila ay yun lamang tinatawag nating Old Testament. Pero para sa kanila, yun na yung scripture, yun na yung kasulatan. Okay? Dun po sa mga Hudyo na nasa Palestina, na nandoon sa kanilang lupain, yung kanilang Bible ay nakasulat sa Hebreo. Okay? At yun ay may mga aklat na nung panahon ni Jesus, hindi pa ganoon ka-set, hindi pa ganoon ka-specific kung ano yung mga nilalaman noon. Pero sigurado na ito ay ang content nito ay yung tinatawag natin na Tanakh o yung Torah. So yung T ay Torah. So yung unang limang aklat na pag-aralan na natin kay Father Joji. Kasunod nito, kasi nasa scroll, okay? Kapag yung ibang scroll, ang sumunod na grupo ng mga aklat na meron sila, yung mga propeta, yung mga major prophets, at saka yung mga minor prophets. Tapos, meron pang isang grupo ulit ng mga nasa sulat. Ito yung mga karunungan, mga salmo, at yung hindi kasama sa aklat at propeta. Okay, so lahat sila nandoon. So, bali, meron tayong tatlong bahagi. Itong ganitong pagkakasama-sama, pagkakasunod-sunod ng mga aklat sa Biblia, ito yung sinusundan hanggang ngayon ng mga kapatid nating Hudyo, yung mga kuya at ate natin sa pananampalataya. Okay? Subalit, para sa ating mga kapatid ng mga Protestante, para sa kanila dahil si Jesus ay isang Hudyo, at para sa kanila, ang mahalagang aklat ay yung mga nasusulat sa Hebreo. Kung kaya't itong ganitong pagkakasunod-sunod ang makikita natin na order para sa mga Bible ng mga kapatid natin Protestante, Anglican at iba pa. Para sa mga Katoliko, iba po yung pagkakasunod-sunod ng ating mga libro. Kasi ang sinusundan natin ay yung kung paano grinupo yung mga aklat ng kasulatan ayon doon sa mga Hudyo na nasa labas ng Palestina, yung tinatawag nating diaspora. Labas ng Palestina pero nasa Imperyo Romano pa rin. So nakasulat ito, isinalin ito sa salitang Griego, ito yung Septuagint. Okay? So ito yung ginamit ni San Pablo at saka ng mga unang Kristiyano na nandoon sa diaspora. Kaya makikita natin na ang buong New Testament at yung mga quotation nila ng Bible ay Greek. Okay? So ito yung Septuagint. Kaya pag tinignan natin ano yung meron nito, ganun pa rin. Ang tawag nga lang hindi na Torah kung hindi Pentateuch. Okay? Susundan ito ng aklat ng mga karunungan at salmo. So kung makikita niyo po, sana nakikita niyo yung aking cursor, magkabaliktad yung sumusunod sa limang unang aklat. Okay? Kanina, nasa gitna yung mga propeta, pero dito sa Septuagint, yung mga propeta nandito sa may bandang huli. Okay? At ito ay para sa mga Katoliko, napakaganda mula sa theological na pananaw kasi ito yung nagiging tulay papunta sa New Testament. Kasi pag tinignan natin, ang huling propetang nandoon sa listahan ay si Malakay. Sabi niya narito, susuguin ko sa inyo sa Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. So, pag sabi nito sa Malakay, ito yung huling nakalagay doon sa kay Prophet Malakay. Kaya pagbukas natin ng New Testament, yung bagong propeta ay nandoon na si John the Baptist sa yung magpo-pronounce ng presensya ni Jesus. Pero natatandaan natin na sa Transfiguration, akala din ng mga tao si Jesus yung bagong Elijah o Elias. Okay? So, napaka conducive doon sa sunod-sunod ng mga aklat at sa pananaw na theological na
si Jesus yung fulfillment nung mga sinasabi ng mga propeta. Kaya ganun po yung pagkakasunod-sunod nung Bible ng mga Katoliko. Okay? So, sa tinatawag natin itong lumang tipan at bagong tipan, ito ay mula sa pananaw natin bilang mga Kristiyano kasi kinonsider na yung 27 books ng New Testament ay yung bagong tipan. Okay? Subalit, sa panahon ngayon na kailangan natin ng pakikipagdialogo, pag sinasabi minsan bagong tipan, minsan akala natin kasi etsapwera na yung lumang tipan. Ay, hindi po ganoon. Kasi, sabi nga, yung pinangako ng Diyos, yung pakipagsumpaan ng Diyos, hindi yun nababaliwala. Kung kaya, para sa pagka merong mga interreligious dialogue at isa sa mga kausap natin ay ang mga kapatid natin, mga Hudyo, minsan ang ginagamit na pananalita ay ang unang tipan para sa Old Testament natin at pangalawang tipan para naman sa New Testament. Kasi para sa mga kapatid nating mga Hudyo, hanggang ngayon, iisa lang yung tipan. Okay? Yun lang yung kanilang Bible. Pero, hindi po ibig sabihin ito na hindi naman nila alam na may mga Hudyo na nakakaalam ng tungkol kay Jesus. In fact, meron din tayong mga New Testament biblical scholars na mga Hudyo at sila ay napakasarap nakausap sa mga sharing at mga pag-aaral na ginagawa sa Bible. Okay? So alam ko po na alam niyo na lahat ito. Ito ay biglang paalala lang sa kung ano yung bumubuo ng ating New Testament. So pinag-aaralan natin ngayon itong si San Mateo. Sana nakikita niyo yung aking cursor. Ito yung pinakamahaba ang chapter 28. Pinakamahaba siya kasi si Mark 16 chapters, si Luke 24, si John 21 lang. Pero paalala po, yung mga manuskrito na pinagbasihan ng ating mga translations ngayon, wala pong nakalagay na chapter, wala din pong nakalagay na verse number. Ang mga ito po ay mga tulong lamang na idinagdag doon sa mga manuskritong inililimbag para matulungan tayong maghanap. Kasi kung hindi, saan ko hahanapin yun? Ay napakahaba. So, noong 13th century, idinagdag yung number ng chapters. Pero by the 16th century, pakiramdam ng mga nagbabasa ng Biblia, hindi ito sapat na chapters lamang. Kaya nilagyan pa nila ng verses para mas madali nating makita kung ano yung pinag-uusapan nating mga passages. Okay? So, bakit po magkakaiba ng kulay? Ito, paalala lang ulit ng ating New Testament, ang pangalawang tipan, ang bagong tipan, ay merong iba't ibang klase ng mga literary genre. So meron tayo ng mga gospel, ito yung mga ebanghelyo na ang pasimuno si San Marco. Siya yung sabi na sa simula pa lang, Mark 1:1, ito yung ebanghelyo, ito yung good news tungkol kay Jesus. Lagi siyang genre. So kaya meron tayong yung orange, yung ebanghelyo. Yung Acts, parang ito ay isang noon sa pananaw natin ng paano gumawa ng historical books ngayong mga panahon natin. Sinusundan ito ng napakadaming sulat. Yung mga nakakulay dilaw, ito yung para sa mga biblical scholars, walang pagdududa, talagang kay San Pablo ito kasi tiningnan sa carbon dating ng mga manuskrito, tiningnan yung salitang ginagamit, yung teolohiya, nakita nila na ito yung pitong siguradong kay San Pablo talaga. So, Romans 1 and 2 Corinthians, Galatians, Philippians, 1 Thessalonians, at Philemon. Ang pinakamatanda po yung 1 Thessalonians. Mas marami kayong malalaman ito pagdating nung araw na ang pag-uusapan si San Pablo. Okay po. So, yun naman pong mga rosa, itong mga pink, ito yung natang nating deuteropoline. Ibig sabihin, ang author nito ay hindi na si San Pablo, pero napakalakas ng impluensya ni San Pablo. Okay? Ganoon din, yung itong mga verde, ito yung tinatawag natin na tritopoline. Ibig sabihin, malakas pa rin yung impluensya ni San Pablo, pero hindi na si San Pablo ang nagsulat at mas matagal, mas nahuli na sila na sinulat kaysa doon sa Deuteropoline. Ito rin yung tinatawag natin ng mga pastorals. Okay? Tapos yung Hebrews, ang palagay dito ay isa ng homilia.
Ganoon din, meron tayong tatawag ng mga Catholic letters, yung sulat para kung kani-kanino. Okay, namula kay James, kay Peter, kay John, kay Jude. Kaya di ba sinabi nung nakaraan ni Father Jody na para makabilang sa canon, isa sa mga mahalagang criteria ay ito ay either isa sa mga apostolikong apostol na na-send o mga apostolikong mga tao. Kahit na hindi sila mga eyewitnesses. Okay? Kasi kahit si San Pablo, hindi po siya eyewitness ni Jesus. Okay? Ang pinakahuli na bahagi ng New Testament, itong mga pahayag. So, tingnan naman natin. Di po ba pagka nagbabasa tayo ng Bible, cover to cover, halimbawa, kung kaya natin, o kahit nagbubuklat lang tayo, lalo na kung ang gamit natin, printed version, ang tendency natin, ang basa natin, parang ano, chronological in a sense na parang sunod-sunod lang yung daloy. Sisimulan natin sa kapanganakan ni Jesus, ministeryo ni Jesus, paghihirap niya, muling pagkamatay, muling pagkabuhay, tapos yung gawa ng mga apostol, sulat ni San Pablo, iba pang sulat, hanggang makarating tayo ng pahayag. Sa pahayag, kung titingnan natin, parang dinadala din tayo nito pabalik sa Genesis kasi pag-uusapan dito yung bagong daigdig, yung bagong lupa at bagong langit. So sinasalamin ito yung simula ng creation stories. Okay, so ito po yung nagiging daloy ng kwento sa bago o pangalawang tipan. Pero pag tiningnan natin siya mula sa pananaw na historical, mainam po na maalala natin na yung pagkakasunod-sunod na meron tayo ngayon, ito yung tawag na canonical arrangement of the Bible, makikita natin na ang unang aklat sa bagong tipan ay si San Mateo. Kaya pag sinabi natin na first gospel, unang ebanghelyo sa canonical order, si San Mateo po yun. Pero pag tiningnan natin siya sa pananaw na historical, ang una, ang pinakamatanda, hindi si San Mateo. Makikita natin yan ngayon na. Paano nagsimula ang New Testament? Review lang po ito. Nagsimula ang New Testament hindi sa pag-aalaala ng pagkakapanganak ni Jesus. Hindi po. Ito ay nagsimula doon sa muling pagkabuhay. Sabi nga ni San Pablo, kung hindi siya nabuhay na mag-uli, ay, nako, walang kwenta yung inyong pananampalataya. So kaya ito ang pinakabuod, ang pinaka-kernel talaga, yung resurrection. Tapos, dahil doon, inaalala ng mga tagasunod ni Jesus, yung kanyang paghihirap at kamatayan. At sa patuloy nilang pagninilay, binalikan nila, ano bang pinagagawa nito nung siya ay nabubuhay pa? Kaya, yung ministeryo, ito magpupuno doon sa ating, doon sa pinaka-kernel ng ating gospel. Kaya si San Marco, ito yung pinakabuod ng hawak niya. Okay? Kaya si San Marco ang pinakapanganay sa ating apat na mga ebanghelyo. Okay? So napaka-importante po nun, ang pinagmumulan ay si Jesus. Okay? Nung si Jesus nabuhay na mag-uli, ang mga disipulo ay lalong naniwala sa kanya. Pero nangako si Jesus na siya ay babalik. Kaya nag-iintay yung mga disipulo na bumalik na siya. Kaya yung dasal nila pang Advent, Maranatha, dumating ka na Jesus. Okay? Kaya oral tradition yun. Kasi ang alam nila, dadating na siya kaagad. Babalik na siya kaagad. Okay? Kaya hindi na kailangan magsulat kasi lahat naman, o kahit paano, ang karamihan nakilala pa siya. Pero ang tagal ni Jesus, hindi pa siya nakakabalik. Kung kaya't, nagkaroon na ng panimula ng pagsusulat. At ito, hindi dahil ito ay sinulat ng isang author lang at binabasa ng isang tao lang, ito ay laging nagaganap sa pamayanan, sa sambayanan. So yung mga tradisyon na nakalap ng sambayanan ni San Marco, ni San Mateo, ni San Lucas, ni San Juan, sila yung mga napunta doon sa mga gospels natin. Okay? So kasi ang tagal ni Jesus dumating, dumadami yung mga tagasunod, pero namamatay na din yung mga eyewitnesses, kaya kailangan ng magsulat.
Okay? So, sabi ko nga, ang pinakamatanda dito ay yung sulat ni San Pablo. At ang pinakaunang-unang New Testament material na meron tayo ay ang sulat, unang sulat sa mga taga-Thessalonica. Okay po? So, ngayon, ang tanong na namamayani, sino ba to si Jesus? Ang sagot na pinakamalaki ay siya ang anak ng Diyos, ang Mesiyas. Kung kaya't makikita natin dun sa unang sulat, dun sa unang ebanghelyo ni San Marco, ito ay nakapokus, di ba, napag-aralan dun sa last week, sabi nung centurion, truly, this man is the Son of God. Anak ito ng Diyos. Okay, kaya makita natin sa ministry, tapos yung PKR, ito po yung paghihirap, ang crucifixion, ang kamatayan at ang resurrection. So PKR, okay, or Passion, Death and Resurrection of Jesus. Subalit ito nasulat si Marco malamang noong year 65 to 70. So matindi ang persecution ng mga Christians. Ganon din, nung nasulat sa isa na namang komunidad, ito yung naman yung Ebanghelyo ni San Mateo. Nagtatanong sila, sino ba itong si Jesus? Kailan siya naging anak ng Diyos? Kasi dun kay Mark, dun sa ending sabi nung centurion, truly this is the Son of God. Kay San Mateo, itong pagre-reflect na ito, ay hindi lang, para sa kanila, hindi lang siya anak ng Diyos dun sa ministeryo niya. Hindi, mula pa nung siya ay ipagbuntis at isilang, anak na siya ng Diyos. Kaya pag binasa natin yung Matthew 1 and 2, paulit-ulit na sinasabi dito na si Jesus ay anak ng Diyos. Okay? Ganon din yung tanong nung time ni San Lucas. Kaya nadagdag yung Matthew 1 and 2 tsaka Luke 1 and 2 para maisulat yung patuloy na paglago ng refleksyon ng sino ba si Jesus bilang anak ng Diyos? Kailan ba siya naging anak ng Diyos? Okay? So, makita natin kay Mark, dun sa crucifixion siya nakilalang anak ng Diyos, kay Matthew tsaka kay Luke, dun sa pagbubuntis at kapanganakan. Pero pagdating kay John, nako, mulak-mula pa. Hindi lang nung pinanganak si Jesus. Kaya pagdating kay John, ang unang-unang maririnig natin, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tapos sasabihin, and the Word was made flesh. Okay, so pagdating talaga kay Juan, kaya ang tawag dito, mataas na teolohiya, kasi nasa eternity na. Ito, pag-uusapan yan pagdating sa Ebanghelyo ni San Juan. At patuloy tayong nagbabasa, nag-aaral, nag-i-interpret, at nagsasabuhay ng salita ng Diyos ayon sa ating taong liturhikal. At alam ninyo na yung taong liturhikal. Okay? Kailangan din pa natin makita na nag-i-evolve siya sa pamamagitan ng oral tradition, pero hindi nawawala yung patuloy na pagsasalin sa iba't ibang wika, pagbabasa, pagkukopya, pag-unawa at interpretasyon, kahit na yung mode ng writing kung saan isinusulat, nagkakaiba-iba. Nagsimula ito doon sa halaman na papyrus lang at saka yung mga balat ng hayop, yung codex. Tapos, naging siyang mga parchment, naging ng papel, naging ng printed. Ngayon, nasa e-copy na tayo. Okay po. So, dito, pause muna tayo. Anong aral ng katekismo makikita natin dito? Kita na natin kaagad yung nasa CCC 126 na merong three stages of the formation of the gospel. So, nakita na natin yan. Life and teaching, oral tradition, written gospel. Okay po, unang aral katekismo. Okay, move on tayo. Nais ko kayong matulungan sa pag-aaral ng Biblia at isa ito sa mga napakabilis na gamitin kung online, lalo na sa mga mag-online teaching, kailangan ninyo na i-project yung Biblia kung ang inyong estudyante walang Biblia. So maaari po kayong pumunta sa Bible Gateway at meron po ditong mga Tagalog versions. Meron ding Hiligaynon at iba pang wikang Pilipino. Hindi ko lang ma-memorize lahat. Pero pwede ninyo itong puntahan. Punta kayo sa Sana All. Okay? Nakikita niyan, All. At dyan makikita ninyo yung iba't ibang pages na pwede, o mga iba't ibang lingwahe na pwede ninyong magamit.
Mahalaga din po na isisituate natin yung ating sarili. Nasaan nga ba? Alin nga bang lugar pinag-uusapan natin? Kasi napakahalaga ng geography dito sa ating mga ebanghelyo. Si Jesus ay hindi nakalabas ng Palestina. Siya ay nandoon lang sa Israel. At ito lang yun, ang liit na bansa. Pero napaka-strategic niya dito sa Mediterranean. Okay? Nandun siya in between ng Africa at saka ng Europa. Nasa Mediterranean area siya, Mediterranean Sea. Okay? So mahalaga po yun. Bakit siya mahalaga? Ito na. Kasi makikita natin na pagka ang pinag-usapan natin, itong si Marco, si Mateo, at saka si San Lucas, sila yung tinatawag nating ebanghelyong sinoptiko. Ibig sabihin sinoptik, pare-pareho, sin, pare-pareho, optik, parehong pananaw. Okay? Parehong pananaw. Kaya mistula silang triplet. Bakit sila mistulang triplet? Kasi parang yung outline nila para silang nagkopyahan. Isa lang outline nila eh. Ministeryo sa Galilea. Ito, nakalagay ko dito. Yung kay Matthew, okay? Ministeryo sa Galilea. Pagkatapos nun, maglalakbay si Jesus. Makakadating sa Jerusalem. Papatayin na siya dun. Tapos muling pagkabuhay. So kung ang binabasa lang natin, itong kay San, itong mga sinoptikong gospel, parang one year lang halos yung ministry ni Jesus. Hindi siya pabalik-balik. So natin nakuha yung three years na ministry ni Jesus. Na kay San Juan po yan. Kasi doon sa Ebanghelyo ni San Juan, tatlong beses siya pumunta ng Passover sa Jerusalem. Kaya ang bilang natin, naka 3 years siya. Kasi once a year lang nangyayari yung Passover. Pero pagka tiningnan natin itong sinoptiko, one time lang si Jesus galing ng ministeryo ng Galilea, pababa. Okay, lakbay, pababa. Dere-derecho, nasa Jerusalem kaagad, tapos pinatay siya. Okay? So, yun yung pagkakaiba sa in terms of geography at saka chronology within the story ng ating mga gospel. Okay? Okay, isa pang tulong sa pag-aaral ng Biblia. Nilaro nyo ba ito, spot the differences ng bata kayo? O, yan. Kunyari, ano yung mga diferensya dyan? Makikita natin, oops, magkaiba ng kulay ng paa. Oops, wala ito. O, lima yan. Hindi ko nabibilangin yung iba. Baka naman ma-excite kayo. Dito na kayo mag-focus. Pero mahalaga po yan kasi ganun din ang pwede nating gawin. Lalo na dito sa tatlong magkakamuka, itong triplet, itong sinoptik, tatlong sinoptikong Biblia. Si Marco, si Mateo, at si Lucas. Bakit ba siyang mahalaga? Kasi po, di ba sabi ni Father Joji, nabanggit na, na merong magkakaibang pananaw, merong magkakaibang sambayanan na siyang nagkaroon ng pagkakataon na isulat yung kanilang mga naaalalang tradisyon tungkol kay Jesus. At ang bawat isa sa mga ito ay merong sarisariling mga pagsubok na kinakaharap. Kaya yung mga ebanghelyo ay nakatuon dun sa pangangailangan ng mga komunidad. Kaya meron tayong at least apat na community. Ito yung mga tinatawag nating nakasama dun sa canon. Binanggit na ni Father Joji last week kung ano yung ginawa, bakit apat lang yung nakasama. Okay? Ano ba ang halimbawa nito na konkreto? Ito po. Tingnan ninyo. Lahat sila may kwento ng tungkol sa confession ni San Pedro sa Caesarea Philippi. Ito yung kwento na nagtanong si Jesus, ano naman sa inyo? Sino naman ako? Okay? Para sa inyo, sino ako? So nakita natin dito, pare-pareho lang naman ang kwento. Kaya yung sinasabi lagi ni Father Joji na, ay, alam ko na yan. Oo, yan yung kwento na si, ang galing ni Peter sumagot dyan eh. Pero pag tinignan natin ng napaka-lapit, makikita natin na itong bawat isa pala, kita nyo magkakaiba sila ng haba. Kahit na pare-pareho sila basically, who do the people say that the Son of Man is? Makikita natin na may pagkakaiba-iba sila. Tingnan ninyo, napaka-ikli nung tong kay San Lucas. Samantalang, ang pinagkopyahan nila ay si San Marco. Okay? Hindi sinama ni Lucas itong Get Behind Me Satan na pinag-usapan natin ni Father Joji ng matagal last meeting. Pero dito kay Mateo ay hindi siya Get Behind Me Satan lang. Kung hindi, tingnan ninyo. Ang focus dito, blessing kay Peter. At sabi pa niya, I tell you are Peter and on this rock I will build my church and the powers of death shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, whatever you bind on earth and so on.
Kaya si San Mateo, isa siya talaga sa trending gospel. Kaya siya, isa sa mga dahilan kung bakit siya number one sa pagkakasunod-sunod, eh, hindi dahil siya ang pinakamahaba. Kung hindi, may mayroon siyang mga ideyang theological na paborable para sa simbahan. Kasi isa, tanging dito sa gospel ni Mateo lamang nababanggit yung word na ekklesia. Okay? Itong I will build my ekklesia. Ito yung church, or sometimes it's also translated as gathering or community and so on. Okay, so mahalaga po na meron tayong ganitong tool, merong pantulong na ganito para mas madali nating makompare. Ay, ano nga ba tayong year ngayon sa liturgical year? Year A, year B, year C. Para makita natin alin yung binibigyang tuon, binibigyang pansin. Okay, so makakatulong po yan sa inyo. Pagka sinend ko sa inyo itong PDF na ito, makikita ninyo yung mga link. Okay, so mahalaga po, bakit isa sa dahilan kung ba't sikat si Mateo, eh dahil nitong role ni San Pedro. Kasi makikita natin, maya-maya lang, bakit nga ba siya sikat? Okay, so tanong muna, kung sila eh magkakamukha, paano nangyari yun? Makita natin na ayon sa mga pagsusuri ng mga scholar, ang pinakamatanda talaga sa mga ebanghelyo na nasa canon ay si San Marco. Kung kaya, siya yung pinagkopyahan nito ni Mateo at saka ni Luke. Kaya ganun na lang yung pagkakapare-pareho ng outline nila. Ministry in Galilee, ministry in the journey, ministry sa Jerusalem, passion and death, resurrection. Yun ang outline, pare-pareho. Kaya ganun din makikita natin na meron silang magkakatulad na kwento, katulad nung nakababanggit lang natin nitong tungkol kay Jesus asking, "Who do you say that I am?" Okay? Pero kapag binasa natin ang mga iba't ibang ebanghelyo, makita natin, mapapansin natin at napansin ito ng mga iskol na bakit ganun? Bakit merong mga kwento na makikita mo kay Mateo at saka kay Lucas na wala kay Marco? Bakit ganun? Halimbawa, itong turo tungkol sa ama namin, ang alam na alam natin si San Mateo, pero alam niyo ba na meron din itong version kay San Lucas? Mas maikli. At alam ko, tingin ko walang nakaka-memorize nito sa atin. Kasi ang alam natin yung kay Mateo. Isa pa yon sa dahilan kung bakit trending si Mateo. Kasi yung kanyang Lord's Prayer ang parang mas nagagamit sa liturgical setting nung mga first generation Christians. Okay? Pero dun sa community ni San Lucas na makikita natin next week, meron din silang kopya noon, napagkopyahan nitong Lord's Prayer, nitong pagdadasal sa Ama. Okay? Kasi kung titingnan natin, isa sa mga natatanging karakteristik nito ni Mateo, ang hiling niyang magsabi ng nasa langit, Ama naming sumasa langit ka, ang kaharian ng langit. Ito pa ulit-ulit si Mateo, kahit na ang kinokopyahan niya na si San Marco ay kaharian ng Diyos, ang sinasabi. Okay? Kung si Lucas, hindi naman niya sinasabi na Ama na nasa langit. So saan kaya ito nagmula? Para sa mga scholar ng Biblia, may pinagkopyahan itong si Mateo at si Lucas. At ito yung tinatawag sa German na Q. Kasi po naunang mag-aral ng mga Biblia yung mga Aleman. Kaya ang scholarly language na ginagamit, German. So yung Q yun lang yung tinatawag na Quelle sa salitang German. Nang ibig lang sabihin ay source o pinagmulan. So halimbawa nga, merong pinagmulan. May pinagkopyahan si Mateo at si Luke. Pero hindi pa po natin natatagpuan kung nasaan itong cue na to. Hindi katulad ni Marco na mayroon tayong manuskrito. Si Mateo at si Luke may manuskrito. Pero itong si cue, wala tayong manuskrito na nahanap. Walang archaeological material evidence so far. Basta alam lang natin na mayroon silang pinagkopyahan kasi grabe yung pagkakahawig. Okay? Ganun pa man, makita natin na kay San Mateo, meron siyang mga material na kanya lang. Hindi ito makikita kay Marcos, ni kay Juan, ni kay Lucas. At ito yung tinatawag na may senyales na M sa scholar na pag-aaral. Halimbawa, yung kwento sa infancy narrative na Matthew 1 and 2, ito kay Mateo lang.
Ganon din naman si Lucas, yung kwento niya ng infancy narrative ni Jesus na nakapokus kay Maria, ito kay Lucas lang. So sila yung tinatawag natin na Sondergut, another German word na ang ibig lang sabihin natatanging kwento, natatanging material na matatagpuan lamang kay Mateo o kay Lucas. Hindi po nagkopyahan si Mateo at saka si Lucas, okay? So, wala pong ganoong pananaw na sila mismo yung nagkopyahan. So, ito yung tinatawag natin na two-source theory kapag pinagbatayan natin si Mateo at saka yung Q, o four-source theory kapag sinama natin yung M at saka L. Okay? So, meron din tayong math sa Bible. Okay? So, tingnan natin ano ba yung mga impormasyon na makukuha natin mula sa Ebanghelyo. Sino ba ang may akda nito? Hindi po natin alam. Wala pong nakasulat na authored by. Wala pong nakasulat doon. Baliktarin man natin, basahin man natin na napakadami. Walang nakasulat na talagang itinatalaga, ito yung sumulat nitong Ebanghelyo. Wala po. Lahat ng mga gospel, walang nakaganon. Kung kaya't ang meron tayo ay mga sapantaha. Ito yung mga matagal ng pagpapalagay ng mga naunang mga Kristiyano. Halimbawa, kay San Mateo, ipinalalagay na ito yung si Mateo na maniningil ng buwes at saka isa sa mga apostol na matatagpuan sa Gospel ni Mark at sa Gospel din ni Matthew, ni Luke at saka sa Acts. So, nandito po yung mga citations. Okay? Pero kung titingnan lang mula sa modernong pag-aaral ng Biblia, dahil nga wala namang nakalagay na authored by, okay? Wala namang ganun. Ang tanging masasabi ng mga biblical scholars ay itong author na ito, itong tagapagsulat na ito, na itong evangelist na ito, maalam siya sa Aramaic at saka Griego kasi may mga nababanggit na ganun. O kaya yung parang style ng pagkakasulat, medyo ganun. Ito po nakikita lang ng mga expert kung paano yung grammar, yung mga words na ginagamit, okay? Hindi po natin ito nakikita masyado sa translation, okay? Ang nakakakita po nito yung mga nagta-translate, okay? Subalit, para sa mga nag-aaral ng Biblia, minsan daw naglalagay ng mga clue itong ating ibang helista. Kaya halimbawa, tanong nila, Ito kayang nagsusulat na to? Ito kaya Jewish Christian na siyang nagsasabi? Parang isiningit niya yung sarili niya doon sa Matthew 13:52 na nagsasabing, ang bawat iskriba na sinanay para sa kaharian ng langit ay tulad sa isang puno ng sambahayan na naglalabas mula sa kanyang kayamanan ng mga bagay na bago at luma. Siya kaya yung pinapatungkulan nito kasi dahil doon sa sinulat ng Ebanghelyo? Hindi natin alam. Ganun pa man, ang patuloy nating pinagdiriwang at patuloy nating ginagamit para sa reference ay si San Mateo, yung sa traditional na na pag-aalaala. Nabanggit na ni Father Joji kung bakit ang simbolo ay tao, ito ay dahil sa simula ng Ebanghelyo, meron tayo yung genealogy o yung lista ng mga ninuno ni Jesus. Kaya tao yung iconography ni San Mateo. Okay? At ang piyesta niya, September 21. Yun. Kailan naman ito nasulat? Ang karamihan sa mga scholarly opinion ay nagsasabing base sa mga makukuha mong impormasyon sa loob ng Ebanghelyo, malamang na nasulat ito in between mga dekada 70 o dekada 80, hindi natin ma-pinpoint kasi nga wala tayong autograph. Pero pag ang tinignan natin yung kalakhang development, mukhang sa ganong time ito nasulat, 70 to 80 years of the first century. Para kanino kaya ito? Sino ba yung sambayanan na pinapatungkulan nito? Ang karamihan din na pananaw ay malamang ito ay isang sambayanan na binubuo ng madaming mga Hudeo-Kristiyano, okay, mga Hudyo na naging taga-sinod ni Jesus, pero meron ding minoriya na mga Gentil na naging taga-sinod ni Jesus, okay? Pero sila ay malamang na na kabahagi doon sa majority ng mga tao noon na naghihirap sa panahon ng Imperyo Romano, okay? Saan kaya nakatira tong mga to?
ang isa sa mga pinapalagay ay Galilea kasi napaka-prominente nung Galilea, nung ministeryo sa Galilea ni Jesus. Pero madami din ang nagsasabi at mas marami ang nagiging kumbensido na malamang na yung nagsulat nito at yung komunidad na pinapatungkulan nito ay mga taga-Syria. Isipin natin yung mga nakikirap na mga taga-Syria ngayon, di ba? Kahit na mga Muslim sila, may mga Kristiyano po sa Syria. Alalahanin natin na doon unang tinawag ng mga Kristiyano ang taga-sunod ni Jesus. So, malamang, sabi ng mga dalubhasa, malamang na dito sa Syria ang lugar na patungkol kung saan itong ebanghelyong ito ay nasulat. Paano mo naman sabi yun? Eh kasi po yung Antioquia, Syria, ito yung isa sa mga probinsya ng Roman Empire. At ito yung capital, yung Antioquia. Ito yung capital ng Roman province ng Syria. Ito yung pinaka third largest, pinakamalaki, pangatlo sa pinakamalaking city nung time na yon. Kasi una Roma, sumunod Alexandria sa Egypt, tapos pangatlo itong Antioquia sa Syria. Sabi sa inyo, sikat dito si San Pedro, kasi pag tinignan ninyo sa sulat ni San Pablo sa Galatians, binabanggit dito yung kanilang away. Meron siya hindi pagkakaintindihan tungkol sa kung paano mag-witness as a Jewish person in relation to the Gentile communities. Okay? Pero di ba, pag binalikan natin, kaya kay Mateo, blessed si San Pedro. Sikat siya, hindi siya, get behind me, Satan. Diba? You are Peter and on this rock I will build my ecclesia. Ito yung makikita natin kay Mateo. At dahil sa mga clues na ito, pinapalagay na itong community na ito nasa Antioquia, sa Syria. Kasi doon nga unang natawag ng mga Kristiyano, yung mga taga-sunod ni Jesus. Okay? Maliban doon, makikita natin na kahit kumkopya itong ebanghelista natin kay Marco, halimbawa ito, Mark 1:28, kinokopya niya ito. Agad na kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa palibot ng lupain sa Galilea. Pag binasa mo yung katapat nito kay yung kinopya, kung anong ginawa ni San Mateo, ayan, libot din niya yung Galilea, pero binabanggit, kaya napabantog siya sa buong Syria at kanilang dinala sa kanya ang lahat ng may karamdaman, mga pinahihirapan ng sarisaring sakit at kirot, inaalihan ng demonyo, may epilepsy, mga lumpo, lahat yung pinagaling. So makita natin na isinisingit nitong ebanghelistang ito yung kanilang lugar doon sa kwento ni Jesus. Okay, so sinabi niya uli na naging sikat pa si Jesus doon sa iba pang mga lugar. Okay, pero isiningin niya yung kanilang lugar. Okay, so ngayon naman po, tingnan natin, minsan kasi pag nagbasa tayo, makikita natin na yung historical, pampanitikan, so historical, literary, at ganun din yung theological na pananaw tungkol kay Jesus, ay makikita natin na magkakasama-sama, very intertwined dito sa Ebanghelyo. Itong mga nandito na nakikita ninyo, paano natin kikilatisin itong mga tauhan katulad ni Jesus? Pero hindi lang si Jesus, magagamit ninyo ito para kilatisin yung mga apostol, yung iba pang mga pinagaling ni Jesus, ang kababaihan sa Ebanghelyo. Magagamit natin itong pagkilatis sa tauhan o characterization. Magagamit natin ito sa napakadaming paraan, lalo na sa pagtuturo ng Bible sa mga kabataan. Okay, so pwede nating i-focus, halimbawa, anong sinasabi ng tagapagsalaysay o narrator. At ganun din yung sipi mula sa kasulatan. Kasi itong si Mateo, napakahilig niya, sumipi. Lagi niya sinasabi, this happened to fulfill what the prophet said or what the scripture said. O kaya nga, di ba, pag binalikan natin yung arrangement na first five Pentateuch, writings, tapos prophet, tapos susunod si Mateo, ay napaka-convenient na magsa-cite siya ng mga prophets. Okay, so paano pinapakilala si Jesus habang sinasite yung mga prophets? Isa yun sa way na makikilala natin ang si Jesus bilang tauhan sa kwento. Ganun din tingnan natin, inulit-ulit natin ni Father Joji, tingnan natin, ano yung ginagawa nito? Ano yung sinasabi niya? Dito sa ebanghelyo ito, napakahalaga na tingnan natin kung ano yung sinasabi at saka ginagawa ni Jesus. Kasi makikita ninyo mamaya sa balangkas ang kahalagahan. Okay? Ganun din, nakikilala natin yung tauhan kung ano pa yung isinasabi ng mga ibang tao.
itong ginagamit na pagkilati sa tauhan, magagamit din natin kasi ito sa totoong buhay, di ba? Paano mo nakikilala yung mga tao? Yung magiging mong kaibigan? O kaya yung crush mo? O kaya yung taong iboboto mo? I-characterize nyo. Consistent ba yung sinasabi sa ginagawa? Ito makikita natin kay Jesus, consistent siya. Okay? So, tingnan natin historical. Bakit kailangan tingnan yung historical? Kasi po, hindi basta-basta nahulog lang sa langit yung Biblia. Kaya makikita natin na mahalagang tingnan. Ano yung tinutugunan? Bakit naging magandang balita? Di ba sabi natin, ang magandang balita ayon kay San Mateo. Bakit? Ano bang meron? Bakit dapat magkaroon magandang balita? Kasi merong paghihirap, merong masamang dinadaanan, o merong mga challenges na kinakaharap. At isa dito yung pagiginilang kabilang o nasasakupan ng Imperyo Romano. Okay? Pagka tinignan po itong graph na ito, makikita natin, itong nasa itim, ito yung time ni Jesus. So si Jesus ay ipinanganak nung kapanahon ni Emperador Augustus. Okay? At ni Emperador Tiberius. Okay? Dito, nung panahon ni Tiberius siya pinatay. Okay? Makita natin may mga tauhan ang mga Romano sa Jerusalem, sa Palestina, katulad ni Herodes, ang kanilang puppet king, at saka si Pilato, gobernador ng Palestina. Okay? Makita natin na habang nade-develop ang New Testament, meron pang patuloy na nasa ilalim ng Imperyo Romano. Nung nagsimulang magsulat si San Pablo, ang emperador ay si Claudius. Okay? Siya yung nagpalayas ng mga Hudyo sa Roma, kaya nagkakilala si Pablo at mag-asawang Priscilla at Aquila later on. Okay? Kilala natin to si Nero. Siya yung alam na alam natin na nagpasimula ng persecution ng mga Christians, di po ba? Sumunod, itong apat na na emperador. Ito munang tatlo na within one year napalitan one after the other. Sobrang gulo ng Roman Empire noon hanggang dumating si Vespasian. Ito ay isang general na naka-station siya sa Palestina habang nagre-revolution yung mga Hudyo. Pero bumalik siya sa Roma para siya yung maging leader ng Roman Empire. Anak niya si Titus. Okay, si Tito. Itong si Titus, siya yung sinabihan niya kasi ang gugulo niya mga Hudyo niya sa Palestina. Kailangan silang supilin. Kung kaya sa pamumuno ni Titus, dinurog nila ang Jerusalem. Dinurog nila ang Palestina. Maraming namatay ng mga Hudyo. Maraming lalong na-dispersed within the empire. Okay? Tapos, nung time ni Domitian, patuloy yung pagtugis sa mga Kristiyano. Kaya malamang na itong si Domitian ang emperador na sinasabi na 666 doon sa pahayag. Okay? Pero yan po, yan tungkol sa pahayag, pag-uusapan yan doon sa nakatalagang araw ng pahayag. Ngayon, focus muna tayo kay Matthew. Kaya naka-red ito kasi ito yung time na malamang na sinusulat yung ebanghelyo nitong time ni Titus at Domitian. Hindi natin masyadong sigurado. Okay? So ano ba ang ilang tanda ng mga historical na kaganapan? Makikita natin dito. Si Jesus ay ipinapakilala na mula sa lahi ni Haring David. So naghahanap sila, wala silang hari noon eh. Sila walang totoong hari. Si Herodes hindi nila ginagalang kasi puppet king lang yan ng mga Romano. Hinahanap nila yung katulad ni Haring David. Kaya pag tiningnan natin yung pagpapakilala kay Jesus kahit dun sa genealogy, dun sa mga ninuno, ulit-ulit, itong batang to galing to sa lahi ni David. Okay? Ganon din naman makikita natin kung gaano katindi, gaano kalakas yung panunupil ng mga Romano at ng kanilang mga nagahari-harian na katulad ni Herodes na sobrang takot na takot dahil si Jesus bilang anak o nasa lineage, nasa pamilya ni David, pwede itong maging hari ng mga Hudyo. Kaya galit na galit siya, pinapatay niya yung mga bata. At alam natin ito doon sa mga kwento ng Pasko. Ito yung mga kwento ng Pasko na hindi pang caroling, na hindi pang Christmas carols kasi sobrang karumal-dumal yung pagpatay dun sa mga bata, dun sa mga ninyos inocentes. Di po ba, December 28 natin yan ginugunita.
patuloy yung makikita natin na impluensya ng matindi nilang pagre-resist dito sa Roman Empire. Pag tinignan natin halimbawa itong alam na natin na kwento ng si Jesus china-challenge. Guro, nalalaman namin kayo tapat at ituturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. So wala kayong tinatangi. Ano po ang dapat gawin? Magbayad ng buwis sa emperador o hindi? So dito makikita natin yung constant struggle nila kasi para sa mga Hudyo, hindi sila dapat na magpugay sa emperador na ang emperador noon ay misto lang Diyos din ng mga Romano. Okay? Kung kaya sabi ni Jesus, patingin nga ng perang sinasabi mo. No? So sabi nila, syempre, ito yung mukha ng emperador. Kaya sabi ni Jesus, di ibigay niyo yung para sa emperador at yung sa Diyos para sa Diyos. Pero yung hindi dun sinasabi, kasi alam ng mga Hudyo na mas magaling yung Diyos nila. Okay? Ito yung claim ng mga Christian. Mas magaling yung Diyos nila. Dadating yung isinugong Mesiyas. Itong Diyos na ito, ito yung amang nasa langit. Okay? Kaya makikita natin yung struggle dito sa Ebanghelyo ni San Mateo. Sino ba ito? Itong emperador nung time ng pagsusulat ng Ebanghelyo ay si Tiberius. So makikita natin, ito yung halimbawa nung coin, di ba sabi ni Jesus, patingin nga, sino bang nakalagay, ano bang nakaukit yan sa pera na yan? O, ito yung iturya ng denarius. Nakasulat dito, ayan, o, Tiberius, T, o yan, Tiberius Caesar, makikita nyo, kung nagbabasa kayo ng Grego, Tiberius Caesar, DV, divine, oo. Tapos nakalagay dito, Augusti Filius Augustus. Okay, anak ng divine Augustus. Okay, so para sa mga Romano, ang emperador ay Diyos din. Kaya merong tinatawag na imperial cult. Kung kaya't napakahalaga na alam din natin itong pananaw na ito na habang sinasabi ni Jesus, kanina ba? Yung para sa Diyos, yung para sa emperador. Kasi kung makikita natin dito, merong paglalaban ng emperador at saka ng Diyos ng amang nasa langit. Okay? So yung denarius, ito yung common na hawak nila kasi ito yung daily wage na meron sila in one coin. Okay? So anong pangalawang aral katekismo yung makukuha natin dito na mahalaga po pala, na kailangan po pala na inaalam natin yung time, culture at literary genre kung paano nasulat itong mga ebanghelyo. Okay po, yan yung pangalawang aral katekismo natin. Tuloy tayo. So, kasama ito nung sinasabi ko pa lang na itong pagtutunggalian at pagre-resist ng mga unang Kristiyano laban sa imperyo ay makikita natin kahit sa pagdadasal ng Ama namin. Kaya nga sinasabi, Ama naming nasa langit. Ibig sabihin, hindi yung nandito sa lupa, mga Diyos-Diyosan, mga emperador. Okay? So ito ay laban sa emperador. Kaya sinasabi, dumating nawa ang iyong kaharian. Yung kaharian, yung Basileia, panlaban na ito doon sa Roman Empire. Kasi pwedeng i-translate yung the same word into kingdom or empire. Okay? So napakahalaga na alam natin itong ganitong pananaw kasi merong pakikibaka yung mga unang Kristiyano habang sila ay under ng Roman Empire. Bakit siya nakikibaka? Di ba may Pax Romana noon? Ay, yung pong Pax Romana, hindi po lahat doon masaya. Karamihan ng mga taong nabubuhay nung panahon ng Imperyo Romano ay naghihirap. Economically, naghihirap sila. Pero maliban doon, kahit tingnan natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, makikita natin may mga clues ng pagmamalabis. Halimbawa, pag-aabuso ng mga Romanong kawal. Ayan, pwede kang utusan na bitbitin mo itong dala-dala. Diba? O kaya, makita natin ulit-ulit, sabi ni Jesus, huwag kayong mabalisa sa kakainin o sa susuotin. Ibig sabihin, isa yun sa malaking worry ng mga tao. Di nila alam kung saan sila kukuha ng pagkain. Kaya nga nagdadasal, diba? Bigyan niyo po kami ng aming kakanin. Kasi hindi ganun kadali. Napakatindi ng kahirapan ng mga panang iyon, lalo na sa Syria. May mga dalubhasang
archaeological findings na nagsasabi na talagang napaka they were mired in poverty. Okay? Kaya pag tinignan natin, napakahirap. Pag binalikan natin yung kwento ng Matthew 25, di ba, binanggit din ito ni Father Joji. Pag sinabi niya, eh, kailan namin kayo nakitang nagugutom? Kailan namin kayo nakitang may sakit? Kailan namin kayo nakita na nasa kulungan? Ito yung mga issue na kinakaharap ng mga tao ng panahon iyon. Kaya sabi ni Jesus, whenever you see whatever you do to the least of my brothers and sisters, you have done it to me. Kasi ganun yung kanilang kinakaharap. Kaya na, para sa kanila magandang balita yung bit-bit ni Jesus. Kasi tumutugon si Jesus dito sa mga pangangailangan nilang ito. Ganun din kasama yung matinding pagbubuwis upang matustusan ang imperyo, yung pangangailangan ng buong empire at ang mga kawal. Okay? So, pangatlong aral katekismo. Sabi dito, the word incarnate, dito tayo sa bandang baba. Okay? So, pag dinadasal natin yung Lord's Prayer, ito nagpapaalala that the word incarnate knows in his human heart the needs of his human brothers and sisters and reveals them to us. Okay? So, kahit nagdadasal tayo ng Ama namin, ito inaalala natin ano yung mga pangangailangan. Kasi ganun din yung nangyayari sa kanila nung time nung mga early Christians sa Syria na pinapatungkulan itong ebanghelyo ni San Mateo. Okay? Isa pang halimbawa kung bakit dapat alam natin itong tungkol sa Imperyo Romano, eh kasi diba si Jesus ipinako sa krus. Pag sinabing pinako sa krus, capital punishment yon nung mga Romano. Para magtanda kayo, ayan, nakalinya yung mga taong pinapako sa krus. Yun ay pananakot at kanilang warning sa mga ayaw sumunod, sa mga agitators. Okay? So nung pinatay si Jesus sa pamamagitan ng crucifixion, ito ay nagpapakita sa atin ng kung gaano kalupit yung dinadanas ng mga tao noon under the Roman Empire. Okay? So dito meron tayong halimbawa ng isang depiction kung paano nangyayari yung cross, pero pagko-crucify rather, pero meron pang ibang mga pagbabahagi nung nakikita ng mga archaeologists kung gaano katindi yung pagkakabasag ng mga buto-buto ng mga tao na na-crucify. Talagang para sa kanila, it's really a gruesome kind of execution. Okay? So nakita natin na si Pilato, gobernador na itinalaga sa probinsya ng Palestina, Roman ito, Roman Empire, siya yung nagpataw ng kaparusahan ng krus. Teka muna, paano yung mga ginawa ng mga leader, ng mga Hudyo at ng mob? Ayan, yung mga nakalagay dito sa kulay blue. Ipako sa krus, di ba? At sinabi dito, sumagot ang mga tao, pananagutan namin at ng aming mga anak ang dugo niya. Ito napakahalaga po na ating binibigyang pansin. Kasi karamihan sa atin pagdating ng Kuwaresma, laging sinasabi, natatandaan ko nung nasa probinsya pa, pagka ikaw nag-iingay o napakanta ka, pagka Semana Santa, sasabihin ka, huy, Hudyo ka ba? Bakit ka nagsasaya? Patay si Jesus o mamamatay o naghihirap si Jesus? Naku, mahalaga po ito na huwag nating sasabihin na basta-basta Hudyo. Kasi tandaan natin na si Jesus, Hudyo. Okay? Ang mga unang alagad, mga Hudyo. So mahalaga po na hindi natin ipinapalagay na ang mga kontrabida lang dito ay lahat-lahatan na ng mga Hudyo. Merong mga leader na nagpasimuno at saka yung mga tao nung panahon ni Jesus. Pero napakahalaga na huwag natin itong bibit-bitin dito sa ating pangkasalukuyang panahon. Gaano ito kahalaga ay napakahalaga po. Kaya meron tayong pang-apat na aral katekismo. Ito naman mula sa Vatican II document na Nostra Aetate. Kailangan natin ito sa pakikipag-ugnayan sa mga taong may iba't ibang relihiyon. Katulad ng mga kapatid nating Hudyo. So, basahin po natin itong nandito sa kulay pula. Itong paragraph na ito mahalaga po. Lalo na po at dadating na ang Kuwaresma. Nako, February 17, Ash Wednesday na, di ba? So, basahin natin. Sabi dito, through the Jewish authorities and those who follow their lead, pressed for the death of Christ, still, what happened in his passion cannot be charged against all the Jews without distinction then alive, nor against the Jews of today.
Although the church is the new people of God, the Jews should not be presented as rejected or accursed by God, as if this followed from the Holy Scripture. All should see to it then that in catechetical work, o yan po yung inyong trabaho, catechetical work, trabaho pala natin, or in the preaching of the word of God, they do not teach anything that does not conform to the truth of the gospel and the spirit of Christ. So, mahalaga po na i-distinguish natin na merong mga Hudyong nag-udyok para ipako si Jesus sa krus, pero hindi ibig sabihin no, na lahat ng mga Hudyo. Kasi si Jesus ay Hudyo rin. Okay? So, dito naman tayo. Bagong pananaw. Ito naman po yung pampanitikan at kwento. So, titingnan natin. Pakitingnan po ng masusi, meron tayong 28 na kapitulo. At kung titingnan natin, babasahin natin ang Ebanghelyo, makikita natin na ang galing-galing ni San Mateo yung gumawa ng outline. Papalit-palit siya ng narrative o mga kwento, tapos sisingitan niya ito ng isang napakahabang pangaral ni Jesus. Isipin ninyo, yung natawag natin na Sermon on the Mount, tatlong kapitulo. Walang tigil si Jesus ng pagsasalita. Tatlong kapitulo. Dire-diretso lang siyang sasalita. Tapos susundan na ito ng chapters 8 and 9 na narrative uli. Chapter 10, sermon na naman. Ito naman tungkol sa mission. Sumunod, narrative uli. Pero ito tungkol sa rejection. Tapos susunod, chapter 13, sermon na naman. Ito yung mga parables of the kingdom. Tapos susunod doon, narrative uli. Ito naman, ina-acknowledge siya ng mga disciple. Tapos sumunod, sermon uli. Chapter 18, community sermon, community discourse. Susundan na ito ng narrative na naman. Tapos merong panghuling sermon. Three chapters din, 23, 24, 25. This is about the eschatological things. Okay? So kung titingnan natin, napaka-neat ni San Mateo, ng evangelista na gumawa ng kanyang kwento. Pag tinignan natin, palit-palit, narrative sermon. Okay? Maliban doon, parang pinagtutugma pa niya yung mga bahagi. Yung narrative ng birth at beginnings, masasalamin siya dun sa death at saka resurrection or rebirth. Yung blessings ng Sermon on the Mount, kapag ipinartner mo ito, makikita natin ang kabaliktaran nito, yung mga wow. Sa kabila, blessing, doon sa chapter 23 to 25, mga woes. Okay? Tapos kwento na naman, authority at saka invitation, pinapakita yung authority ni Jesus at invitation. Tapos ang kapartner nito, chapter 19 to 22, ganun din, authority at saka invitation. Titingnan natin siya, sana masilip natin yung ilang bahagi nito. Kung meron tayong oras, pipilitin natin. Pagka tinignan natin ito, makikita natin na ang nasa gitna ay ang parables of the kingdom. Okay? Ito yung pinakamahalaga na inilagay ni San Mateo sa gitna. Kung kaya't para dun sa mga nakikinig kay San Mateo pag binabasa itong ebanghelyo, nauulit-ulit para siyang kanta na may refrain. Na hanggang sa makita nila, oh, teka muna, pang iba tong pinag-uusapan nito, yung parables of the kingdom of heaven. So nasa gitna siya ng 28 chapters. Okay? So siguro silipin natin saglit. Siguro maglaan tayo ng mga a few minutes, okay? Mag-i-stop share po ako nitong bahaging ito at lilipat ako sa isang Bible, pupunta tayo sa mismong Bible page. Sandali lamang po. Tinga po muna kayo habang hinahanap ko ang isi-share ko sa inyo. Ayan, ready na ako uling mag-share. So, kanina po nabanggit ko na pwede nating tingnan yung ebanghelyo, kung kailangan ninyong gumawa ng lesson plan, gumawa ng PowerPoint, ito po, magagamit po ninyo ito. Kita nyo, Bible Gateway, meron po siyang iba't ibang klase ng Tagalog at iba't iba pang languages, magagamit siya. So tingnan natin, sabi natin, nagsimula itong kay San Mateo sa talaan ng mga ninuno. At yung Matthew 1 and 2, ito yung tinatawag natin na infancy narratives.
Ito yung lista ng mga ninuno ni Jesus at sabi natin, sobrang bida dito si David. Diba? Nakita natin to, bidang bida si David. Tapos isinilang si Kristo. Ang pananaw na kinuha dito, ang medyo, ang, siyempre si Jesus lagi yung bida, no? Pero in terms of kung sino yung prominenteng magulang na ipakakita dito, si Jose. Okay? Sa kay Lucas, makikita natin na si Maria ang focus. Dito, si San Jose. Tulog lang siya ng tulog. Di siya nagsasalita. Pero ginagawa niya lahat ng sinasabi ng Diyos through his dreams. Okay? So, napakahalaga. Tapos, di po ba sabi ko sa inyo, si, etong si Mateo, ay kahilig-hilig mag-quote. Kaya makita natin dito, kahit kay Jesus, sinasabi ito ng mga propeta, maglilihi ang isang berhen at magsisila ng isang sanggol na lalaki, tatawagin itong Emmanuel. Ito galing ito kay Isaiah, di ba? Kasama natin ang Diyos. So, pag tinignan natin yung Matthew 2, ganoon din, tungkol ito sa kapanganakan pa rin ni Jesus. Pero sabi ko nga, napapakita dito kung gaano katindi yung panlulupig nung Imperyo Romano sa pamamagitan ni Haring Herodes. Ayan, wala, trip lang niya. Meron siyang ego trip kasi he was threatened. Natakot siya na itong baka itong bagong hari ng mga Hudyo, palitan ako. Ala, ipapatay ang mga bata. Kaya 'yon. Kaya nung pinapatay niya yung mga batang maliliit, mga batang lalaki, inuulit na naman ito ni San Mateo, sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Okay? So meron siya uling quotation. Mahilig siyang mag-quote ng mga galing sa prophets at iba pa sa doon sa kanilang scripture nung panahong iyon. Okay? So susundan iyan ng pangangaral ni Juan Bautista. Pagkatapos, makikita natin yung panunokso kay Jesus ng Diablo. Okay, ito natatandaan nyo, narrative. So mga kwento to, di ba? Pagdating natin ng chapter 5, ayan na, nang makita ni Jesus ang napakadaming tao, balikan muna pala natin, may nakalimutan ako. So, dito sa narrative, makikita natin yung simula ng paglilingkod ni Jesus sa Galilea. Ano ang unang-una niyang sinabi? Magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Kinopya niya ito kay San Marco, okay, sa Ebanghelyo ni Marco, pero doon ang nakasulat, kaharian ng Diyos. Si Mateo lagi niya sinasabi, kaharian ng langit. Ang palagay ng mga scholar, isa ito sa mga way ni Mateo, sabi nga natin, di ba, isa sa mga observasyon, napaka-Jewish daw nitong gospel ni Matthew. Makikita natin kung bakit. Kasi ang dami niyang citation, tapos ayaw din niyang binabanggit ng tahasan yung pangalan ng Diyos. Tanda ninyo, di natin sinasabi na Yahweh, Adonai ang basa, di po ba? So ganoon din dito, ang pananaw ng mga ibang scholar, ito ay isang circumlocution upang sabihin na Diyos. Kaya, pero sinasabi, kaharian ng langit, sa harit na kaharian ng Diyos. Okay? So, si Jesus nagtawag kaagad ng kanyang mga tagasunod, yung dalawang set ng magkakapatid. Pagkatapos noon, magsisimula na siyang mag-sermon, magsisimula na siya ng pangangaral. So, nakita ni Jesus ang napakadaming tao, umakyat siya sa bundok. Nako, tingnan ninyo, paulit-ulit din ang mga bundok dito kay San Mateo. Dadaanan natin yan mamaya. Siya ay nagsimulang magturo. So dito kay Mateo, pinapakilala si Jesus bilang isang guro, isang nagtuturo, isang rabbi. Pero ganoon din, katulad ni Moises na nagtuturo. Kaya meron siya, nakita nyo kanina, pabalik-balik yung narrative sermon. Narrative sermon. Ilang sermon po ang meron? 5. Kasi ito ay katulad ng unang 5 aklat ni Moises. So parang ipinaparallel si Jesus kay Moses, okay, na nagturo sa pamamagitan ng 5 mahahabang sermon. Kahit pa may mga sinasabi pa rin siya doon sa mga narratives, okay? Paano natin nasabi na okay, nagsimula siyang magturo, okay? Nagsimula siyang magsalita. Salita siya ng salita tungkol sa asin at ilaw. Ito yung tinatawag natin na beatitudes. Asin at ilaw, ano mga katuturuan tungkol sa kautusan, tungkol sa paggagalit. Di po natin mababasa ito ng lahat kasi malapit na po ang time. Papakita ko lang po sa inyo ang halimbawa. Okay?
So, diretso siya ng pagsasalita, mga katuruan tungkol sa paglilimos, tungkol sa panalangin, at dito niya tayo dadalhin sa pananalangin. At yung ating amang nasa langit, yung ama namin, ay nasa konteksto ng pagtuturo ni Jesus. So nagtuturo siya tungkol sa pagdadasal. Ganito kayo magdasal, ganito kayo manalangin. Okay? Tapos diretso pa siya, sermon pa more. Okay? Magtuturo siya ng tungkol sa paghatol sa kapwa, paano yung see, ask, seek, and knock. Oh, humingi, humanap, kumatok. Ayan. Tapos, ang makipot na pintuan, tungkol sa kung sino ang makikilala niya, na sumusunod sa kanya. Ito yung tungkol sa kapangyarihan ni Jesus. Dire-diretso lang siya ng pagsisermon. Kailan siya matatahimik? Ito, chapter 8 na siya, matahimik. Pagbaba ni Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakadaming tao. So, itong chapter 8 tsaka chapter 9, mga kwento na naman ito. Makita natin puro pagpapagaling, okay? Makikita merong mga pagtawag sa mga unang tagasunod, okay? Makikita natin 'yan, mga pagpapagaling muli, pagpapagaling sa mga bulag, merong exorcism, pagpapagaling uli. Pagdating natin sa chapter 10, ito na yung pagtawag sa mga apostol, sa alagad na isinugo, di ba? Apostol, sabi natin, ito yung mga isinugo, apostello, isinugo, okay? So meron tayong lista. At syempre kasama si Mateo, kaya nga sinasabi nito na malabaka siya yun, kaya ipinapalagay ng ebanghelista ay si Mateo, okay? Tapos, ang nakakatuwa dito, sa chapter 10, magsusugo si Jesus, ang haba ng sugo niya, buong chapter 10, yung pagsusugo niya. So nagsalita siya, isinugo niya ang 12 at pinagbilinan, sandamakmak po ang kanyang bilin hanggang matapos ang chapter 10. Sasabihan din niya sila ng tungkol sa mga pag-uusig, ano ang dapat katakutan, paano mag-witnessing, at tungkol sa kapayapaan, ano yung reward nila. So, ang haba, mahaba yung kanyang pagsusugo, yan yung nilalaman. At tatahimik lang siya pagdating ng chapter 11. O, yan pagkatapos ng tagubiling ito sa kanyang 12 alagad, umalis si Jesus para magturo. So, balik na naman tayo sa kwento. Nakadalawang sermon na tayo. Okay, so makikita natin na yung chapter 12 tsaka chapter 12 is all about stories. Okay, mga narrative. Pagdating naman sa chapter 13, ito yung pinakatampok. Ang kita natin, naupo na naman siya at nagturo. Tumayo siya sa dalampasigan at sinabi niya. So simula na naman po ito ng sermon na napakahaba. Ano yung sermon niya? Ito ay tungkol sa mga talinhaga, tungkol sa kaharian ng langit. Okay? So kaya meron tayo nitong mga parables na makikita natin. Ano ang layunin ng talinhaga, pagpapaliwanag ng talinhaga, tungkol sa mga damo, napakahaba, mga mustasa, lahat po ng mga tinatawag na parables of the kingdom of heaven nasa chapter 13. Okay, so makikita natin yan. So napakadami niyang sinasabi. Okay, so pagkatapos noon, saka pa lang siya umalis, pagkatapos niyang magsalita, tapos balik na naman tayo sa kwento. Okay, so ganun po ang magaganap hanggang sa napakahaba kasi nitong susunod. Itong narrative na susunod hanggang chapter 17 siya. Kasi ang susunod na sermon nasa chapter 18 na. Okay? So, ito, sino ang pinakadakila? Ito ay ang sermon tungkol sa community, paano mabuhay sa community. Sino ba ang dapat na i-regard na dakila? Ano ang pagkakasala? Paano magpapatawad? Yan yung mga pangangailangan sa komunidad. So, buong chapter 18 po ay sermon na naman tungkol sa community. And then, meron na naman tayo uling mga narrative sa 19 hanggang sa chapter 22. At ang susunod na mga sermon ay makikita natin sa chapter 23 na. So, magsasalita na naman si Jesus. Ito yung tungkol sa tinatawag natin na ending, mga eschatological ending. At mahaba yan hanggang chapter 25. Okay? Matatapos si Jesus niyan chapter 25 na. Pagkatinignan natin, dire-diretso siya ng pagsasalita. Kaya pag-uusapan dito na kung natatandaan ninyo, yung kwento ng paghuhukom. Yung kwento nung sabi niya,
whatever you do to the least of my brothers and sisters, di ba? You have done it to me. So yan yung sasabihin niya, ito yung panghuling sermon. Pagdating ng chapter 26, halos simula na ito ng passion narrative. Okay, ito na yung pag-aanan kay Jesus, ang pagtataksil ni Judas, at ito na yung paghihirap ni Jesus. Ang chapter 27, ito katindihan ng paghihirap, ito yung pagpapapako sa krus. Tapos chapter 28, ito na yung tungkol sa muling pagkabuhay. Okay, so kahit pa paano nadaanan natin ang mga kwento, nakita natin kung ano yung balangkas. Ayan po. Okay? So, hingi ako ng time pa. Siguro I need another 5 minutes. Okay? So, pagka tinignan natin si Jesus, yung kanyang programmatic statement ay katulad nung kay San Marco. Ito yung kay San Marco, nandito sa baba. Pero sabi ko nga sa inyo, para kay San Marco, yung language na ay laging pagkukumpara ng Diyos na nasa langit, ng kaharian ng langit. Ito ay ikinokontrast doon sa sinasapit nila sa ilalim ng Imperyo Romano. Okay? At sabi ko din sa inyo, napakahilig magsalita ni San Mateo ng kay Jesus. Pag nagtuturo siya, pumupunta siya ng mountain. Pero maliban doon, meron pang ibang mga events na naganap sa mountain. Kahit pumunta kayo ng Israel, ng Palestina ngayon, hindi ninyo makikita lahat ng mountain na ito. Pero merong mga ibang mountain na nilagyan ng simbahan. Halimbawa, yung bundok ng Pananukso, wala itong mountain na tinatawag natin the Mountain of Temptation, pero nasa Ebanghelyo ito. Pero yung bundok ng Pagpapala, merong simbahan Katoliko dyan. Para dun sa mga nakarating na, di ba, makikita ninyo, overlooking Sea of Galilee or Lake Galilee, nandyan yung the Church of the Beatitudes. Tapos, si Jesus, meron din siyang tagpo na pagkatapos niyang mag-preach ng tungkol sa Kingdom of Heaven, nandun siya sa mountain, napagod siya, ayun, umakyat siya sa bundok, nagdasal. Okay? Ganon din, nagpakain si Jesus dun sa bundok. Okay, dun naganap yung pagpapakain sa madami. Tapos, sa mountain din nangyari yung transfiguration, ang bundok ng pagbabagong anyo. Ganoon din, sa Ebanghelyo ni Mateo, meron dito tinatawag na ang sermon. Okay, yung sermon niya tungkol sa ending, ito yung eschatological sermon, kita niyo Matthew 24, nandoon si Jesus. Nandoon siya sa Mount of Olives, nakaharap siya sa Jerusalem, at nagsasalita siya tungkol sa paano magaganap ang paghuhukom. Okay, so kailan ba magsabi ng mga alagad? Kailan po mangyayari sinasabi niyo? Ano po magiging palatandaan ng pagparito at katapusan ng mundo? So ang setting nito nasa mountain siya. Ganon din yung bundok ng pagsusugo. Sa ang ending natin kay Matthew, sinugo niya yung mga alagad, nasa mountain siya uli. Bakit ba mountain? Kasi po, ang simbolismo ng mountain ay ang meeting place with God. Di po ba doon na-meet ni Moses sa Mount Sinai ang Panginoon? Di po ba? At kahit hindi lang sa mga Hudyo, kahit sa mga Griego, yung mountain, yun ang abode of the gods. Kaya nga may Mount Olympus. So ganun, kahalaga yung pagpapakita dito na si Jesus ay anak ng Diyos, na si Jesus ay isang Diyos. Dito kay Mateo. Okay? Tapos nakarating tayo sa Ebanghelyo ni San Mateo, itong kwento ng pagkabuhay na mag-uli. Sabi ni Father Joji, pag tinignan natin yung Gospel ni Marco sa 16:8, nasaksihan ng mga kababaihan na wala ng tao doon sa pinaglibingan. Wala pong saksi ng resurreksyon. Hindi natin alam kung paano yan nangyari. Ang nasaksihan ng mga unang saksi, katulad din ng Maria Magdalena, ay wala na yung bangkay, wala ng tao. Empty tomb na. Asa na si Jesus? Okay? So kay Marco, kaya isang trahedya daw ito, ay dahil matindi yung takot nila, kahit sinabihan sila ng anghel na balik kayo doon sa mga alagad at kay Pedro, pupunta siya sa Galilee, imi-meet niya kayo doon kayo magkikita. So sa original o doon sa original ending nung kay Marco, yung kababaihan hindi nagsalita. Kaya meron tayong dagdag. Pero kung titingnan natin, talaga bang hindi nagsalita ang kababaihan? Kung hindi siya nagsalita, edi hindi natin alam.
Di po ba? So, malamang na nagsalita yung kababaihan. Kung kaya't, makita natin na kahit dito sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang mga kababaihan ay nagiging saksi na wala na nga yung katawan ni Jesus doon sa pinagkalibingan. Kung kaya, sinabihan din sila na huwag kayong matakot. Okay, wala na siya, pero pupunta siya doon sa Galilee. Okay, makikita niyo siya doon. So pag alis ng kababaihan dito kay San Mateo, hindi lang sila full of fear. Dito sabi ni Mateo, merong magkahalong takot at galak. Tapos maliban doon, nagpakita sa kanila ang Jesus na nabuhay na mag-uli. Okay, at sabi uli, see you in Galilee. Okay, so napakahalaga noon kasi parang ibinabalik tayo kung saan si Jesus nagmula. Para bang ang hamon, pagkatapos ninyong malaman na sa kabila ng lahat ng kabutihang ginawa ko, sa lahat ng kabila ng mga sinabi ko at pag-preach tungkol sa Kingdom of Heaven, pinatay pa rin siya, pero sabi ng Diyos, hindi ito uobra. Pagbabangong dangal kay Jesus, kaya siya ay binabuhay na mag-uli, binuhay na mag-uli ng Diyos na nasa langit. Okay, so pagka po kayo nakarating na sa Jerusalem o gusto niyo pumunta ng Jerusalem kapag hindi na pwede ang ating wala ng COVID, ayan, ganyan po ang itsura ng Holy Sepulchre na pinagtayuan din ng simbahan ng mga Kristiyano. Itong gitna, ito yung kung saan sinasabing nandoon yung tomb ni Jesus. This is actually an Orthodox Church, okay? Pero merong kapiya dyan na para sa mga Katoliko. At sinasabi na itong simbahan na ito ay itinatag doon sa kung saan nandoon yung malamang na lugar kung saan si Jesus ay ipinako sa krus at inilibing. Okay? So, bago tayo magtapos, ito malapit na po, makikita natin na ang balangkas ng ebanghelyong ito ay napakalinis, napakaganda ng outline niya, madaling i-memorize. Okay? Kung titingnan natin, basta ang pinakatampok yung parables of the Kingdom of Heaven. Makikita natin na yung kung paano nagsimula, ganun din magwawakas. At yung panimula, sabi doon, nung pinaglilihi pa lang si Jesus, siya ay tatawagin na Emmanuel. Ang kahulugan nito, kasama natin ang Diyos. At ganun siya magwawakas. Pagdating natin dito sa kwento ng pagsusugo ni Jesus, sinabi niya, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya kay Mateo, hindi umalis si Jesus. Kasama natin siya lagi. Yung ascension, kay Lucas yun. Pero kay Mateo, kasama natin siya lagi. At itong text na ito, itong verse na ito sa chapter 28 ay napakahalaga kasi ito ang karamihan sa nagbunsod kung bakit madami yung nag-preach, kung bakit madami yung nagpakilala at kung paano nakarating din ang pananampalataya kay Jesus dito sa ating bayan na isi-celebrate natin yung 500 years. Okay? So, pagbubuod, paano po natin madaling maaalala itong ebanghelyo ni San Mateo? Ito po, give me 5. Okay? So 5. Bakit 5? Kasi yan matatandaan natin yung kung ano yung nilalaman ng ebanghelyo ni San Mateo. Na bago yan, merong mga kwento. Pero yung Sermon on the Mount, itungkol sa paano mabuhay ang isang Kristiyano. Ano ang pagtawag? So rule of thumb, paano ka mabuhay? Paano ka? Di ba? It's I. O paano ka mabuhay? Tapos susundan siya ng mga kwento na nagpapatotoo dun sa sinabi ni Jesus. At ang susunod dun ay ang mission na discourse o yung sermon o ukol sa mission. Hindi pwedeng pagka sumusunod ka kay Jesus, ikaw lang. Meron ditong pagtawag. Kaya mission, dun ka pumunta. Hindi pwedeng sa'yo lang. Okay? Susundan ito ng mga kwento uli at mga miracles. Tapos yung pinakatampok, ang sermon ng mga talinghaga ng kaharian ng langit. Napakahalaga po kasi ito yung sinasabi ni Jesus. Tapos meron uling mga stories. And then susunod yung sermon ukol sa sambayanan. Kaya nasa kalingkingan kasi commitment sa community. So madaling alalahanin, chapter 18 ito. Tapos narratives uli. And then tungkol sa, kasi pinakamaliit na yung pinky finger ninyo, ito na itong sa mga huling bagay. Ito yung mga eschatological na bagay. Kung kaya, pag tinignan natin yung kamay natin, ayan, meron kayong
teaching tool para maalala ang Ebanghelyo ni San Mateo. Okay, so pagka binuod natin, sino ba si Jesus? Jesus, isa sa mga larawan ni Jesus na makikita natin sa Ebanghelyo ni San Mateo ay isang guro. Kaya nga makikita natin na napaka apt ito, napaka tama-tama sa mga katigis at mga nagtuturo ng religion. Okay? So katulad siya ni Moises pero higit pa kay Moises kasi meron siyang limang mahalagang sermon at kung ano yung sinasabi niya, yun din yung ginagawa ni Jesus. Kaya siya ay anak ng Diyos, siya ay Mesiyas, siya ay Emmanuel. Okay? Yan po ang ating pagbubuod sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ang huling hirit ko ng huling aral, katekismo, ay dahil dito natin makikita kay San Mateo, ang kwento ni San Jose, pwede natin itong dagdag na paglimian, i-reflect. Kasi ngayong taon, idineklara ni Pope Francis na ito yung taon ni San Jose. Okay? Ito po yung anniversary ng proclamation of St. Joseph as patron of the Universal Church. At ito pinapakilala kung gaano siya kahalaga bilang ama. Pero nais kong i-highlight yung reflection, yung aral katekismo ni Pope Francis na he is a working father. At dito, pinahalagahan ni Pope Francis na lalong-lalo na sa panahon ng pandemya at walang mga trabaho yung mga tao, kailangan-kailangan natin yung panalangin ni San Jose at yung mga turo ni Jesus na nagpapaalala sa atin na laging alalahanin yung mga least, lost, and the last. Okay, marami pong salamat. Stop share na ako para sa ating kwentuhan. Okay, salamat. Maraming salamat, Dok Madu. And napakaganda ng bahagi na natin ngayon. Ang inyong pagbabahagi ay napakaliwanag na yung sinimulan sa kung paano ang Ebanghelyo ni San Mateo ay na-develop no, sa mga stages, ng mga tatlong stages na yon. At pagkatapos ay ipinakita mo rin kung paano ang mga different sources niya, halimbawa kay Mark at saka Q, at saka kay Luke, ay yung synoptic problem na sinasabi natin. At yung pagbabahagi mo tungkol sa different, sa pamamaraan kung paano ipapakilala si Jesus, historical na pamamaraan, pampanitikan, at ang theological na pampapakilala kay Jesus. No? So napakalawak at napakarami po ng ating natutunan ngayong umagang ito. Balikan lang natin yung mga tanong ngayon. Sa tingin ko, mayroon marami tayong mga tanong at ito ay... kumamara pa atin ni Dok Malu at sasagutin natin yung mga tanong na to. Unang tanong, Dok Malu, no? Nasa tayo, marami na tayo. Ito ang unang tanong. Ano po basically ang pagkakaiba ng Ebanghelyo ni San Marcos at San Mateo? Anong tradisyon o writing po sila kabilang? Salamat po. Okay, so pareho po silang Ebanghelyo, pareho silang Gospel. Ibig pong sabihin ito, ito ay kwento tungkol sa buhay, sa ministeryo, pagkakapatay at muling pagkabuhay ni Jesus. So, yung gospel genre po, ganun po sila. Ang isang makikita ninyong pagkakaiba nila, si Jesus kay Marcos, di ba? Merong secret. Ito kay Mateo, hindi secret. Kasi turo siya ng turo. Lagi niya sinasabi, sa salita at sa gawa, turo siya ng turo. So malaking pagkakaiba po yun. Ganun din, yung magkaiba kasi sila ng pinanggalingang lugar, karamihan pinapalagay na ang Ebanghelyo ni San Marco ay galing sa Roma, kung kaya punong-puno ito ng persecution. Kaya pagdating ninyo sa chapter 14-15 ng Mark, parang slow motion. Grabe, pinapakita sa atin yung tungkol sa paghihirap ni Jesus. Kaya ang ending din, takot yung kababaihan kasi doon sa community ni San Marco, hindi nila alam kung sinong magtataksil sa kanila. Kung yung kamag-anak nila, nanay nila, tatay nila, kapatid nila, di nila alam kung sinong magtataksil. Kasi grabe yung persecution. Napipigain sila. Tinotorture sila para i-sabihin sino yung mga iba pang Kristiyano. Kaya ganun na lang, sa ending ng Mark, makita natin, takot na takot yung mga kababaihan kaya hindi sila nagsabi. Parang pinapakita dito yung hamon na
O ayan, pag sumunod kayo kay Kristo, malamang susundan ninyo rin ang yapak ng krus. Susundan ninyo itong way of the cross. Handa ka ba? Yun yung question eh. O takot ka? Yun yung ending kay Marcos. Dito kay Mateo, walang pagkatakot, meron pa silang galak. At kahit na pareho sila ng kay San Marco na see you in Galilee, dito kay San Mateo, merong paghahayo, merong utos na mas palabas. Hindi lang doon. Kasi kay San Marco, doon tayo sa community. Kasi meron ng pagtataksil kayo sa community, may persecution, so we need to protect ourselves. Dito kay San Mateo, palabas, you proclaim, teach them what I have told you. Tell all nations. Okay? So, makita natin yung pagkakaiba halimbawa doon. So, tapos yun nga, very clear kay Matthew yung sermon narrative na kay Marcos, dahil mas maikli siya, walang masyadong mahahamang sermon. So, yun po. Yan mga basic na pagkakaiba. Yeah. Alright, maraming salamat, Dok Maldo. Sa ngalan ni Dok Milo, ipagpapatuloy ko itong mga pagbabasa ng ating mga tanong. Si galing kay Josie, okay, kay Jose at Chianza. Ang sabi niya, kung hindi po naging eyewitness si San Mateo noong panahon ni Jesus, paano niya nabuo, okay, nakalap ang magandang chapter niya. Sa tingin ko, nasagot na po ni Dok Malu to, pero siyempre, Dok Malu, may gusto ka pa bang idagdag dito? Ayun. Kaya po sila nakalap ay dahil po sa bawat yung henerasyon ng mga ka-time ni Jesus, yung mga eyewitnesses, patuloy silang nagkikwento habang iniintay nila na bumalik si Jesus. So, yung mga bagong tagasunod, patuloy nilang ini-imbibe yung mga kwentong ito. Kaya lang, dahil nga unti-unti nang namamatay yung mga eyewitnesses, tapos ang tagal ni Jesus dumating, kaya yung mga sambayanan, unti-unti nilang isinulat. Ito ay compilation ng mga tradisyon na natanggap ng mga sambayanan na ito. Kaya inilagay nila sa sulat, isinulat nila, at ikinumpile nila bilang isang aklat. Ganun po. Pero wala pong eyewitness na, halimbawa, yung pinapanganak si Jesus, ito nangyari, parang news. Well, hindi po ganon. Yun po ay, ito ay isa sa mga pag-aalaala. Kaya kung titingnan natin, yung mga pag-aalaalang ito ay hitik na din sa theological na pag-aalaala. Kaya madami na silang reflection na, alam mo, kung ganyan yung nangyari kay Jesus, di ba naalala nyo, nasusulat dun kay Propeta Jeremias, ganito yung nangyari. Di ba nasusulat kay Propeta Isaiah, ganito? Kaya meron na silang dagdag na pananaw mula sa kanilang mga kasulatan. Okay, na Old Testament natin tinatawag ngayon. Okay, so, maraming salamat. Yeah, isa pang tanong galing kay JM. Ang sabi niya, is it proper to use the gospel account of Matthew wherein Jesus said, give to Caesar what is Caesar's and give to God what is God. Pwede pa po na natin gamitin as our argument to the modern day claims? To the modern day? Modern day claim. Modern day claim. Okay. Depende po yun sa inyo kung gusto nyo pong gawin iyon. Meron po tayong magkakaibang convictions. Ito pong pananaw na ganit... Kung titingnan ninyo, talagang struggle para sa mga New Testament communities and writers natin, paano sila makikipag-relate sa Imperyo Romano. Doon sa mga sulat ni San Pablo, medyo mas subservient pa sila. Kaya makita nyo doon sa sulat ay bawa sa Roma na sumunod kayo sa mga opisyales, ganyan. Pero kasi noon wala pang masyadong persecution ng Christian. Habang lumalaon, tumitindi yung persecution, ang nagiging stance ng mga tagasunod ni Jesus ay una subservience, pagkatapos meron tayong tinatawag na ethic o parang critical collaboration. Kaya yung iba sinasabi nila na itong pagbanggit ng ang para sa Diyos, yung kay Caesar, parang critical collaboration siya.
Pero meron din na ang basa dito ay hindi, resistance talaga. Kasi katulad ng pagkakasabi ko sa inyo, yung pagkakahalintulad sa mahal na emperador bilang Diyos ay ikinukumpara nila na mas magaling, mas malakas ang Diyos Amang nasa langit na pinaniniwalaan. Ngayon, pag nilagay natin yan sa present day claims, nasa sa inyo po siguro, meron bang mga buwis na ayaw ninyong bayaran? Ito po, ito ang tawag sa atin. Paano i-discern aling mga law ang dapat sundin at aling mga law ang dapat i-resist? Yun po ay malaking hamon. At dapat talagang ginagamit natin ang ating critical mind. Hindi lang tayo sunod ng sunod, hindi lang din suway ng suway, pero dapat ginagamit natin yung faculties. Kaya siguro next meeting, siguro gagawin natin yung See Judge Act uli para makita natin kung ano ba yung pwedeng proseso ng pag-discern. Okay? Paalala mo sa akin, Doc Rico, ha? Yeah, Tok Malu. Okay, ito lang medyo may kakaibang tanong lang dito si Rowena. Ang sabi ni Rowena, sabi ni Rowena, is iba po bang yung kakambal po ba, no? Kakambal po ba ni Doc Malu si Doc Maricel? Doc Malu, ikaw magsagot po siya, pero wala po kaming ka-triplet kaya hindi kami synoptic. Kaya kung makita niyo po, siya po ay Old Testament, ako po New. Para naman po hindi boring. Ayon. Yan nga po. Marami po nagtatanong niyan kasi nga last time nandito rin po si Doc Maricel at siya rin po ay nagbahagi sa atin. Kasama rin natin siya. Kaya sabi nga ni Father Georgie na ang kwentong Biblia ay talagang collaboration na maraming mga magagaling sa Biblia mula sa Ateneo, Santo Tomas at sa De La Salle University. Opo, kakambal po ni Doc Maricel sa Doc Evita at sila po ay nasa Old Testament at New Testament. Kaya kompleto po tayo dito. Hinahanap namin yung katriplet namin na pang intertestamental. Sige, baka mahanap namin. Sige, Rico. Okay. Alright po. Isa pa, siguro napakarami po nating tanong pero pwede po tayong magbasa ng ilang po pang tanong. Pwede pa. Pasensya, pasensya po dun sa mga hindi natin mababasa at bibigyan po natin ng pagkakataon yan kasi sa Doc Malu pa rin po ang susunod nating speaker. Ang susunod pong tanong ay galing kay Mercedes Carino. Ang sabi niya, bakit hanggang sa ngayon ay hindi tanggap sa mga Hudyo si Jesus, okay? Bilang Mesiyas, okay? Kung sa kanila siya lubos na nagpahayag, okay? Hindi naman po natin masasabing hindi lahat naniwala kasi nga yung mga unang tagasunod ni Jesus ay mga Hudyo rin. Di po ba? Tapos nadagdagan lang ng mga Hentil na nasa diaspora. Kaya merong mga Hudyo na naniwala. Pero meron din mga iba na hindi. At yun ay isa sa mga, kung titingnan siguro natin, isa ito sa patuloy na biyaya ng Diyos kung paano siya magre-reveal ng sarili niya para sa mga tao. At meron din tayong, binigyan din tayo ng freedom na maniwala. So, sa ganun po natin siguro pwedeng tingnan kung bakit hanggang ngayon meron tayong mga kapatid na Hudyo na nag-iintay pa rin ng Mesiyas. Bakit po? Kasi kahit po nung panahon ni Jesus, madami yung nagki-claim na sila yung mga Mesiya. So iniintay nila yung Mesiya. Kaya hanggang ngayon, para sa iba, asa na yung Mesiyas na iniintay? Sabi natin, pwedeng makita yung Mesiyas sa pamamagitan ng pagsasabuhay. Para sa iba, nakita na nila yung kay Jesus. Pero para dun sa iba, nahinihintay nila yung Mesiyas na magpapalaya sa kanila. Halimbawa, lalo na nung na-experience nila ang Holocaust, ang pagpatay sa halos 6 na milyong mga Hudyo, inihintay nila yung Mesiyas na dadating. So, hindi po lahat siguro nagkakaroon, magkakaiba yung level ng kabukasan ng mata at grasya din ng Diyos kung paano natin tatanggapin yung pagpapahayag ng Diyos. Di po ba kahit pagka pinag-aaralan natin,
yung pagpapahayag ng Diyos, nakikita natin siya sa creation, sa mga tao, sa mga events. Pero tayo ay inaanyayahan, hindi tayo pinipuwersa ng Diyos. Kung kaya, makikita natin na kahit sa turo ng simbahan, para sa turo ng simbahan, ng hierarchical church, sa katekismo at sa mga pinapahayag ng mga sulat, mga decree, mga turo, laging sinasabi na ang pangako ng Diyos, ang pakikipagtipan ng Diyos sa Israel ay hindi kailanman mabubuwag. Kung kaya, patuloy tayo nakikipag-usap sa mga kapatid natin ng mga Hudyo at patuloy ang paggalang. Siguro kung matatandaan ninyo pagka po Biyernes Santo, merong isang panalangin na sana yung mga kapatid natin Hudyo matanggap nila si Jesus bilang Mesiyas, pero patuloy tayo ng pagdadasal. Pero para sa Diyos, intay lang. Carry yan. Huwag kang mag-alala. Yan ay nasa sa Diyos. Hindi natin siya problema. Sila ay nauna ng pinili ng Diyos. Si Jesus, kung tatandaan natin, si Jesus ay isang Hudyo. Hindi siya isang Kristiyano. Kaya patuloy yung ating pakikipag-dialogue sa ating mga kapatid na Hudyo. Hindi po kailangan ng conversion kasi sila ay nasa Diyos na. Okay? Yeah. Maraming salamat po, Dok Malo. At yun po ay related din sa mga tanong natin sa Old Testament dati, no, kung bakit si Moses, bakit si David, at bakit hindi ganito, at bakit hindi sila ganun. Okay, so meron pa. Random po ang ating pagpili, okay? Random po ang... Yeah. Napakarami po. Ito po, isa gusto kong basahin kay, mula kay Telly Cheng. Ano ho ang pagkakaiba ng Biblia ng Katoliko sa ibang Biblia, katulad ng Iglesia ni Cristo, okay, dating daan at sa mga ibang Biblia po ba? So yun po ang tanong ni Leticia, ni Telly Cheng, okay? Ah, parang hindi ko po ganun kaagad masasagot yan kasi hindi po ako aware sa Biblia ng mga iglesia. Kaya pasintabi sa mga kapatid na iglesia, hindi ko po masagot. Ang pwede kong masagot ay yung katulad ng sinabi ko. Para sa mga kapatid, meron kasing mas madaming sa akademikong pag-uusap, kung saan mas marami akong pakikibahagi, mas nakakausap ko po yung mga kapatid natin ng mga Protestante, mga evangelical, Hudyo, mga Orthodox. Yung pong mga Bibles, pagka New Testament ang pinag-uusapan, laging 27 books, walang usapin. Yung Old Testament ang mas komplikado at makikita nyo yan pagka pinag-usapan yung canon of the Bible kasi magkakaiba kung aling mga Bible ang nakasama, paano yung pagkakasunod-sunod. Yun po ay depende sa mga teolohiyang pananaw ng iba't ibang grupo ng mga tagasunod ni Jesus at yung mga Hudyo nating mga kapatid. So, yun po sa mga iglesia sa dating daan, hindi ko po kasi sila masyadong nasusubaybayan kaya hindi ko po masasabi kung ano yung pagkakapareho o pagkakaiba. At sabi ko nga, ang nakakausap ko sa akademikong pag-uusap at sa dialogo ay yung mga Protestante, Evangelical, Hudyo, yun. Kaya yun po, pare-pareho tayo ng pinag-uusapang New Testament books. Okay? Pero yung pong iba, pasensya na, hindi po ako nagkakaroon pa ng pagkakataong makipag-dialogo sa kanila. Okay, maraming salamat, Tukmalo. Isa pa po, marami pa po, pero ito kaya galing kay Rodrigo. Hindi naman siya tanong, pero ito maganda rin para sa lahat na rin. No? Can you suggest links and a book or books or a commentary that we can refer to in studying more about the Gospel of Matthew? Madami po tayong mga bagong aklat na magagamit. Ang isa sa mga klasikong aklat, at ito, nakatulong sa akin, ito yung tinatawag natin Jerome Biblical Commentary. Isang volume po siya, napakakapal na libro, pero ito ay tungkol na sa lahat ng mga Biblia, lahat nga ng mga aklat ng Biblia. Ito, makakatulong ito sa atin sapagkat meron siyang
word, halos verse by verse discussion ng mga iba't ibang aklat ng Biblia, pati ng Gospel according to Matthew. Mahalaga po kasi na pag tiningnan natin yung Ebanghelyo, hindi lang si Mateo kasi meron pa tayong apat. Bakit ka magtsatsaga sa isa? Eh, may apat ka, diba? So, mainam na nakikita din natin yung mga ibang aklat. Yung iba pang commentary, titingnan ko po kung pwede akong maglagay doon sa ipapadala na PowerPoint, kung pwedeng maisama doon yung ibang commentary. Pero meron po kasing lalabas na new version, kumbaga in-update na itong New Jerome Bible Commentary. Ito ay nasa electronic version at ito ay in-update kung hindi 2020, parang 2020 lang. So baka po mainam din yung bilhin. Kaya lang, yun nga, nasa electronic version siya, baka may kamahalan. So kung meron kayong parokya, meron kayong eskwelahan sa library, pwede nyo po sigurong i-request. Maliban po doon, kapag binigay ko po sa inyo itong aking PowerPoint, may mga link po doon na pwede nyong i-click na baka makatulong sa inyo para sa inyong pag-aaral. Kasi nilagay ko po yung mga link. Okay? Tuloy okay. Pa rin. Yeah. Meron pa tayong siguro mga isang tanong o dalawang tanong na lang. Last two, okay. Last two siguro kasi meron tayong mga announcement din. Oh, okay, eto. Maari po ba ninyong bigyang linaw o background kung paano nagkaroon ng katagang magandang balita? Yun po yung magandang balita, yun po yung ating translation ng salitang Griego na Evangelion. Okay? Yan po yung translation ng word na Evangelio. Okay? Pagka po sinimula natin basahin yung aklat ni San Marco, ang sinasabi nito, sandali. Pagka tinignan ninyo yung simula ng kay San Marco, sabi nito, Arche tu Evangelio Jesu, ang simula ng Gospel, okay? Ang simula ng Good News tungkol kay Jesucristo. So, yun po mismo yung makikita natin na nasa chapter 1:1 ng Mark. So, yun po yung word na Evangelio. Sinasabi natin, ang banggit natin, Evangelio. Yung po kasing prefix na EU, yun ibig sabihin good. Okay? So, good news. Ito na po yun. Yan po yung salitang Evangelio. Okay? Okay. Panghuli, Doc. Isa okay. Na lang po ito. Although itong mga tanong na to, pwede natin... Okay. Ito ang mainam. ito galing kay... Leticia, no? Maganda, okay. Controversial din, medyo controversial. Ang sabi lang kasi niya, mga emperor ba, okay, noon, okay, ba ay maituturing natin na Diyos-Diyosan ng mga kapanahon na ni Jesus? Okay? Yung mga emperor. Para po sa mga Romano, meron po sila mga Diyos. Ganon din yung mga Griego, meron din sila mga Diyos. Yung mga ibang kaharian, meron din silang mga ibang Diyos. Ang mga Hebreo lamang po ang nagkaroon ng ang merong Diyos na nagsabing ako ang inyong Diyos na nagdala sa inyo palabas ng Ehipto. At ito yung Diyos na para kay Jesus, siya rin yung Diyos na nasa langit. Okay? So para po sa atin, isa lang ang Diyos. Kasi yun yung paniniwala ng Hebreo at ng mga unang Kristiyano. Pero dun sa mga Hintil, sa mga Romano, kaya talagang nahirapan sila nung kahit makita natin ito sa sulat ni San Pablo na sinasabi niya yung mga inaalay ninyong pagkain, halimbawa sa Roman, sabi niya yung mga inaalay ninyong pagkain doon sa mga Roman gods, kung nakaka-iskandalo yan doon sa mga kapatid ninyo, ay huwag na kayong mag-alay. Okay, kasi nga monotheistic yung mga Hudyo. At kalaunan, mas nagkaroon ng sariling identity yung mga Kristiyano. Pero para po sa mga Romano na hindi Hudyo at hindi naging tagasunod ni Jesus, para sa kanila, ang emperador ay maituturing na
na isa sa mga Diyos nila. At kahit ang emperador, idineklara nila na sila ay divine. Okay? So para sa, kung ang babasahin natin siguro ay mga literatura at history na mula sa pananaw ng mga Romano, yung emperor ay Diyos para sa kanila. Kaya nga meron tinatawag na imperial cult. Merong mga hari, may mga pari, merong mga templo na nakatalaga para sa mga emperador. Kasi para sa kanila, Diyos yon. Ngunit para sa mga Hudyo at para sa mga Kristiyano, yung mga Hentil na naging tagasunod ni Jesus, Diyos. So sa ganun po natin siyang pananaw makikita. Sa atin, iisang Diyos, ito ay ang Diyos na nagpalaya sa Ehipto, ito ang Diyos na naglikha ng lahat, ito ang Diyos, ang Ama ni Jesus, at si Jesus kasama ng Santa Trinidad ay Diyos, okay? Pero para po sa mga ibang tao na iba ang paniniwala, iba din yung kanilang Diyos. Kaya sa ganun po natin siya maaaring tingnan na pananaw. Okay po. Kung meron pa kayong ibang tanong, sisikapin natin, nasagutin yan sa susunod na Sabado kasi magkakasama po tayo uli. Bagamat ang focus natin sa panahong iyon ay si San Lucas. Hindi ko alam, Rico, kung pwede akong magbigay ng assignment eh. pwede po. Pwede ba? Ah, sige, magbibigay ako ng assignment para basahin na ng ating mga kapahagi at para mas maganda yung ating kwentuhan next week. Oh, sige, maraming salamat. At hanggang sa Sabado pong muli. See you. Maraming salamat, Rico, at sa buong team na nasa likod nitong Kwentong Biblia, sa lahat ng mga nag-sponsor nito, at ganun din kay Father Joji. Sige, go na para sa ating mga announcement. Have a good Saturday po. Bye! Yep, maraming salamat, Dok Malu. No? Hindi pa kami lubusang magpapasalamat sa iyo at meron pa susunod. At yung assignment ninyo ay ating ibabahagi sa ating mga tanaw. Okay. Papaladaan natin. At sa puntong ito ay aking tinatawagan si Sir Ruel, ang presidente ng REAP, para sa mga announcement sa mga susunod na mga event natin. Okay. Sir Ruel? Sir, na-unmute po please. Unmute yung ano mo. Unmute po kayo, sir. Opo. Thank you po, Doc Rico. Of course, Doc Malu, maraming salamat po sa inyong pagbabahagi. Ayan po. So ngayon po ay ipakita po natin ang ating share ko po yung screen for the announcements. Konti lang po ito, so huwag kayong mag-alala. Ayan. So again po, pinapaalalahanan po natin, nire-remind po natin yung mga nag-join sa Zoom na gamitin nyo po yung inyong full name kasi po yung iba minsan siguro nakakalimutan nila, baka nickname nila or code or yung pangalan ng cellphone na lang lumalabas. Ayan po. Tapos sa attendance po natin, please fill up the attendance properly, yung evaluation and attendance po natin na mamaya ipoproject po natin uli. So dapat po correct ang email address nyo. So napapansin po namin, may mga iilan po na mali po yung pagka-type ng email address nila. So, kung mali po yung email, hindi nyo po matatanggap po kasi yung mga PDFs o yung mga PowerPoint na sinishare po sa atin ng ating mga speakers. So, possible po mangyari na magkamali kayo sa instead na Gmail, baka mailagay nyo ay wrong spelling yung Gmail din or kulang ng M, yung .com for example. So, or mali po yung mismo spelling ng pangalan nila. So, maging ano po tayo, medyo mag-ingat sa pagka-type. Siyempre po yung pangalan nyo rin. So once again, we are inviting you, yung mga ating mga kalahok po, yung ating mga participants, kung gusto nyo pong mag-apply for graduate studies po ng Applied Theology Program, Religious and Values Education Program, or meron din po kaming Ladderized Program. Ayan po. Tapos meron din full scholarship po para sa Certificate in Teaching Religion or CETREL. So pwede rin po kayo. Lalo na po sa ating mga katekista, para po maging formal po yung pag-aaral nyo, pwede po kayo mag-apply sa dito po, lalo na sa CETREL. Ayan po yung mga email addresses po natin na to whom you can email your mga inquiries nyo po, mga tanong, or even yung application. And then again, we invite everyone to be part of our Religious Educators Association of the Philippines, or REAP membership. Isa po tayong professional organization
ng mga religious educators, catechists, at yung iba pong mga formators kasama rin po natin dito. So para maging member po kayo, you go to reapph.org. Yan po yung ating official website. Tapos meron pong parang simple instructions doon on how to sign up for membership. Kasi ang REAP din po, may mga programa po kami na upcoming na CPD provider din po ang REAP na yung mga upcoming activity po namin ay i-apply po namin for CPD accreditation. So makakapag-earn po kayo ng CPD points para sa inyong license renewal. So ito po yung upcoming activity namin na yung International Conference on Catechesis and Religious Education. So this coming June po ito, June 25 to 26. I mean, call for papers po kami, yung mga gusto po mag-submit ng kanilang mga research papers, yung kanilang mga pananaliksik po ninyo. So pwede nyo po i-share dito. May mga, marami po tayong mga topics or themes na pwede nyo pong pag-submit or pag nag-submit po kayo ng paper nyo. Ito po yung ating link. So bit.ly/thread500years or YRS. Ayan po. Tapos po, meron din pong call for participation din po. So ito yung pinaka-general poster lang for participation. Kung hindi po kayo magsasubmit ng paper, pwede rin po kayo mag-attend as a participant. Tapos we are planning to apply for CPD accreditation po nito para po doon sa mga licensed teachers po. No? So pwede po silang i-apply or pwede po kayong, pag na-attend po kayo nito, you can earn CPD points po. But for application pa rin po. No? So we will give you the accreditation number after it's been approved. Pero matagal-tagal pa naman po, June 25 to 26, 2021. Ayan po. So yun lang po yung ating mga announcements. Mag-closing prayer po tayo. After ng prayer, ay magkakaroon po tayo ng group picture and then attendance and evaluation po. Yung link ipapakita na po namin. Once again po, maraming salamat. See you po next Saturday. Doc Rico. Maraming salamat, Sir Yuel. At ngayon ay ating tinatawagan si Doc Milo. Doc Milo Lial, sa ating closing prayer. Sama-sama po tayo manalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa isang makabuluhang araw na ito. Pinupuri ka namin sa iyong kapangyarihan na walang hanggan. Sa pagtatapos ng araw na ito, naway manatili sa aming mga puso at isipan ang mga karunungang ibinahagi sa amin ng aming tagapagsalita. Muli po, ang biyaya at gabay ay aming hinihiling ng buong puso at kaluluwa. Ang lahat po ng aming samo at dalangin ay tinataas po namin muli sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa pamamagitan ng samo at dalangin ni Birheng Maria na iyong ina, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. 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 Maraming salamat, Dr. Milo. At muli, kami nagpapasalamat kay Dr. Malu Evita. Sa muli, Sabado ulit tayo. Magkikita-kita ulit. Pero bago tayo magtatapos, ating pong i-open ang ating mga camera. Buksan po natin ang ating camera para sa picture taking. At ito'y gagawin ni Sir Ewell para makapture ang ating mga pictures. Ayan po, Sir Ruben. Yes po, thank you po. Again, Dr. Rico. So yung mga gusto pong maisama sa ating group picture, kung hindi po kayo nahihiya, pwede nyo pong buksan ang webcams nyo po. Meron po tayong 8 slides sa aking screen. So first slide po tayo, hindi ko pa alam kung anong slide kayo, pero basta smile lang po tayo. So first slide po muna tayo, ready po. 1, 2, 3, smile. Okay po. Slide 2 po, dali lang po, copy natin. I-save ko po isa-isa, yan. Okay, number 2 po tayo, slide. Ready po? Okay. So freeze po muna. Hindi ko po alam, again, kung anong slide po kayo, basta smile na po. Ready? 1, 2, 3, go, smile. Po. Okay, page 3. Ready po tayo. Freeze po muna. Ready? 1, 2, 3, smile.
Page 4. Picture taking po. Ready po. 1, 2, 3, smile. Page 4. Page 5 na po tayo. Okay po. Freeze po muna. Ready po. 1, 2, 3, smile. Page 6 na po tayo. So dito po mga may konti pang video at iba ay picture po. Pero okay po. Ready po? 1, 2, 3. Smile. Okay po. Page 7. Mga picture po ito at pangalan. Isama pa rin po sila. Baka nahihiya po magbukas na webcam. Okay. Ready po. And last page na po tayo. Okay po, kasama po ang last page, mga picture po ito at pangalan. Ready po? Smile naman po yung ibang picture. Ayan po. Okay po, Doc Rico, tapos na po ay attendance tayo. Sir, sir, well, yung maraming salamat po sa ulit sa Sabado po ulit. Magkita-kita tayo. Dok Malu, maraming salamat ulit. Dok Milo, Sir Ruel, at sa lahat ng mga participants nating araw to, maraming salamat po. Okay, yung ating ating evaluation at ating attendance, wag po nating kalimutan. At nandyan po yung ating link para inyong buksan. Sa muli, maraming salamat. At ito po si Rico from Baguio. Okay, magandang araw. Ingat kayo dyan! Maraming salamat, Doc. Salamat. Ingat lahat. See you. Okay, bye. Ingat din po. Bye. God bless. Have a rest. Bye. Rico, yeah. Hindi pa pwedeng pumunta ng Baguio. Pwede na po. Pwede, pwede po. Na daw. Pwede na ba? Magpa-swab test lang. Hindi na namin naabutan ng masarap na klima. Kaya, malamig na rin yan, Ate Pem. Nasa 13 po tayo ngayon at medyo maginaw pa rin yan. Malamig pa rin yan. Okay. At maganda at sige malinis po, ang sana kapaligiran. So sige okay po, ingat mo lahat. Bye. Bye. Thank you, Doc. Okay, bye. Padala ko na lang po hanggang assignment. Yes, yes po. Yes po. Okay. Oh, sige, salamat. Bye-bye everyone. Salamat, bye-bye po. Rico. Salamat sa lahat. Bye. Bye-bye. Salamat, Ate Fem. Salamat din po.